We're back. Ay, simula pala. Andito na naman tayo sa ating... Ba't naman makakabalik natin gagawin tayo? We're back! Philippines! Yeah! Tama! Tama! Yeah, yeah. Oh, andito na naman tayo sa ating... Kuntuwa na naman sa akin si Franco. Noong huling podcast, di ko alam ba't tumawa sa intro ko to. Biglaan tumawa pag intro ko. Okay, okay, okay. Okay, welcome. Andito na naman tayo sa ating Two Joints Life and Style Podcast. Kasama kami, andito ulit ang buong crew. Dito si YB Neat, Ives Presco. Ay, mali yung pakilala ko. Okay, simulan ko sa kaliwa. Bugoy na Koy-Koy, Frank Mendoza, Shot by Lakika, YB Neat, Shot by Pudong, Sorrento Ace, Dollar to Peso, Budoy 613, special guest natin ngayon, Ives Presco. Oh, special. Sabi ko na yun, special child daw, hindi special guest. Ano naging special guest na yan? Joke lang. Welcome lang. Koy, kamusta ka naman, Koy? Hindi, kayo ang kumusta. Kumusta ang pag-ano, Taiwan? Kamusta ang Taiwan nyo? Kumusta ang Taiwan nyo? Simulan natin sa ano, tol. Ano ang mga observation nila? Yeah. Sa Taiwan. Simulan natin kay Dollar to Peso. Yan. Anong mga observation mo sa Taiwan? Ganun. Anong mga napansin mo doon? Malinis yung kapaligiran. Ng ano? Oh. Malinis yung kapaligiran. Tas, siguro mga kakaiba yung lasa ng pagkain. Lasang tao, no? Oo nga eh. Parang, parang weird. Hindi lahat. Hindi lahat. Weird, no? Weird yung... Ganun din ba pagkain ng China? Ganun. Hawigi. Hindi, parang mas weird yung Taiwan. Bakit gusto natin yung mga ibang Chinese food? Eh, hindi. Baka yung Chinese food nakakainin. Chinoy-inay. Fast food lang yun, you know? Mga Panda Express lang. Hindi, Chinese-American na yung sinasabi mo. Chinese-American or Chinese-Filipino. Chinese-Chinese talaga. Oh. Weirdo rin sa atin. Lasang pigi. Ano yun? Ano yung pigi? Yung ganto ng tao. What? Weirdo talaga, you know? Tanginang yan. Weird. Lalo na yung chicken na malamig. Chicken na malamig, di ba? Oo. Oh. Kumakain ka ba noon, Frank? Hindi. Hindi niyo medyo na weirdohan ako na trip nila eh. Yung parang hilaw na chicken. Hilaw na chicken, tapos malamig. No. Pero masarap siya. Jellyfish, may mga ganun. Pero masarap siya kung ano mo yung lasa lang. Pero malamig lang siya eh. Kung iniisip ko, ba't di nalang initin? Baka iba na lasa pag ininit. Buti hindi ka nang hilo. Pag ano yung ngipin mo, no? Mangingilo ka dun, no? Sensitive yung ngipin mo pagkagat. Ay, hindi niya natikman yata yun eh. Wala. Siya nun, no, malamig na chicken. Tapos, tayo na, pinakain ako ng suso dun. Parang, tayo na, dun ka nga lang kumain ng shrimp daw ko yun, no? Oh, hindi ko makain ng shrimp si Kuy. Hindi, kumakain ako ng honey walnut shrimp. Oh my God. Panda Express para hindi, na. Hindi sa Panda Express. Hindi sa Panda Express. Natutunan ko yung honey walnut shrimp sa isang parang high-end na restaurant eh. Yun, doon kinakain ko yun. Pero yung normal na shrimp. Yan ano yung steam lang na shrimp. Tanong mo Frank, ba't ayaw niya yun? Bakit? Hindi kasi nga di ba ipis yun ng dagat. Ang shrimp. Yes. Silang ipis ng dagat. Kamag-anak ng ipis yun, paniniwala. Hindi, actually sila nga talaga yung ipis ng dagat eh. Di ba? Anyway, yun nga, weirdo yung mga pagkain doon. Tsaka pa, pansin ko, hindi sila nagkakanin din. Hindi sila malakas magkanin, no? Parang weird na Asian ang hindi nagkakanin, no? Noodles ang trip nila. No, ah. Di ba parang yung tapsihan nga nila dun, noodles yung katerno nung beef. Ng steak? Oh, bali tapsilog yun, eh. Di ba itlog tsaka beef? Na sizzling. Oh, di tapsilog yan. Pero walang si. Spaghetti. Spaghetti, hindi sinangag, eh. Hindi, tol, spaghetti talaga. Ayun, yun sinabi ni Koy. Tapslog pa rin. Spaghetti siya, kakaibang spaghetti. Kung may kanin man sila, konti lang. Ano no? Kung may kanin man sila, konti lang. Oh, konti sila. Ang ano nila, marami silang pagkaing. Maraming ulam. Maraming ulam sila. Marami silang ulam. Okay, no? Laging sobra. Oo. Pero yung weird mga pagkain nila, tol. Tingin mo na-weirdohan din kaya sila pag dali mo sila sa Filipino restaurant. Sa tingin ko, oo. Ma-weirdohan din sila. Oo, sa tingin ko, oo. Sa tingin ko. Ang mga parang pagkain na pwede sa lahat. Para sa akin. American. American. Thai food sa tingin ko din. Hindi para sa lahat yun. Hindi ba? Ang sarap ng Thai food. Strong yung flavor. Yun, malasa yun eh. Yung iba ayaw. Dami nga akong kilalang ayaw na sila. Pero hindi siya weirdo.
Hindi ka tulad sa Taiwan merong kulay itim silang pagkain. Ano to? Hindi natin maintindihan. Ayaw mo orderin eh. Di ba kasi kulay itim? May kulay pink nga eh. Di ba may pink? Ano yan? Ba't pink? Oh. Pero in Thailand, parang maganda siya tignan. Oh, okay. Kulay pag kulay pagkain hawig talaga. Siguro ng Pinoy. Ha? Kaya siguro okay sa yung Thai. Ano? Medyo hawig ng Pinoy food. Hindi, yung kulay. Hindi, yung ganun, no. Diba? Yung Pinoy, ako rin talaga ibang lahi. Parang ma-weirdo din ako sa ano ng Pinoy eh. Well, oh, totoo. Uy, una, hindi malasa. Okay. Pinoy? Oo, oh, hindi malasa. Kailangan mo pa ng Coke lagi eh para sumarap yung pagkain. Diba? Kailangan mo ng ketchup, Coke o ano. Oh, hindi sa ka akin, ng malasa ang Pinoy food malasa, compared sa iba. Nakatingin ko na ba ng bulalo? Gagi ko eh, baka yung nagluluto. Ma-MSG. Baka yung nagluluto nun sa'yo. Ay, baka ibantayan pala yung camera. Oo, matabang. Ano no? Baka matabang yung nagluluto sa'yo. Kasi tingnan mo. Hindi ah, kasi tol, kung ikumpara mo sa ibang pagkain ng ibang mga lahi, paglagay mo sa dila mo, kumakalat agad eh. Lalo Thai food. Ah, siguro sa Pinoy, food, maalat lang madalas. Indian food, oh. Maalat? Kasi pansinin mo sa Pinoy, kailangan mo lagyan ng white rice eh. Oh. Kainin mo ng ulam lang, oh. Malasa masyado. Masarap nga isabaw eh, di ba? Oh, kasi nga malasa siya masyado. Malasa. So kailangan mo i-balance ng puting kanin na plain lang, di ba? Pero parang kunyari yung pagkain ng, yung nakikita kong kinakain ng mga nanay at tita ko, yung pang matandang Bisaya na, tawag dito yung isda na kulay paksiw. Silver tas kulay tubig yung sabaw. Paksiw. Oh, di ako makain. Paksiw ba tawag doon? Oh. Alam mo ba, paksiw ba yun, Ace? Parang inununan. Inununan the... parang yun yata yun eh. Uy, pakain mo sa ibang lahi yun. Silver yung ano, yung isda. Okay, mukhang buhay pa eh, no? Dinuguan nga tingin ko, hindi rin kakainin na yun. Dinuguan. Weird din yung pagkain ng Pinoy. Kaya nga hindi sikat ang Pinoy na pagkain sa... Filipino dish, no? Oh, hindi siya kalevel yung Chinese food, Thai food na makikita mo sa bawat bansa. Hindi nga counted sa Asian food yung Pinoy, eh, no? Ngayon pa lang sila nag-umuusbong. May isang Filipino restaurant na sa, I think, New York na nakakuha ng Michelin star. We. Meron na. Kinukuha, counted na as Asian food, gano'n. Talaga ba? Sumisikat na, sisig lalo. Sisig. Sisig? Yeah. Oh, sisig. Kasi kakaiba sa kanila yun. Yung natin. Yes, so, sa bagay, kakaiba sa kanila yun. Sisig koy. Tacos. They made sisig. Sisig. Kakaiba. Kakaiba oh, pork cheek ba tawag ito? Oh, weird din. Weird. Oh, yung ibang lahi ka, sa tingin mo, weird. Diba? Oh, weird. Teka, anong pagkain sa Taiwan yung tingin mong papatok sa Pinas pag dinala mo? Papatok sa Pinas? Xiaolongbao. Oh, yun. Xiaolongbao. Gawin mong mainstream, no? Parang siomay, no? Ginawa nilang mainstream yung siomay. Diba? Dumpling yun. Siomay. Xiaolongbao. Yung ano, Frank? Yung pork bun. Nagulat si Frank sa'yo. Ma-heart attack si Frank sa'yo. Pork bun, diba? Yung kinukuha pa sa loob. Yung ganon. Pork buns. Binilan tayo ni Kuya nun, yung Michelin star na pork buns. Yes. Kaya hindi niya tama kalimutan eh, no? Michelin star kasi yun eh. Ah, Michelin star ba yun? Hindi mo. Okay, hindi, hindi alam ni Goy-Goy mga ganun. Basta. Nakita ko lang sa YouTube yun eh. Kaya tinikman ko rin konti kahit pork siya. Apa ba mga weird yung pagkain? Stinky tofu! So cold din yun, ano ah, laki ka ah. Okay. KFC na may peanut butter. Hindi namin na pagkain. Wala na yung chicken burger na may peanut butter sa KFC. Sa KFC nila ganun eh. Yung chicken nila may peanut butter. Kakaiba yung lasa, Frank. Okay din. Sinikman mo? Oo, ano kami yun. Pero ang pinaka-weirdo para sa akin doon sa kanila, tol, hindi sila nagtutubig. Wadja, oh, hindi sila nagtutubig doon. Minsan, kumakain kami sa restaurant, tatanungin mo, meron ba do you have water? No. No? Paano no? Sa akin nga, wala ka sa mic, di kita maintindihan din yan. Anong ininom nila doon, ti? Yung, tsaa. Pero parang weird lang, ba't hindi sila mahilig magtubig? Sa isip-isip ko nga eh, di matataba yung tao dito pero puro UTI ah. Mga tao doon, no? Soft drinks lang. Ay, UTI dun. Ba talaga sila doon? Eh di, yung tsaka nila, hindi ba nakaka... Ano yun, tol? Hindi ba parang... UTI nga din kasi diuretic yun, so ihi ka ng ihi. So wala ka ng liquid sa katawan. Uwe. Kailangan mo pa nga magtubig lalo po nag-coffee. Pero ti talaga sila doon eh. No? Ba't di nila ma-figure out yun? Ewan ko. Ba't sa atin, puro baboy pa rin kinakain, tapos puro high blood kinakamatay, di pa rin nila ma-figure out. Hindi, kasi hindi halata sa atin eh. What you mean? Kasi sa bandang huli mo na bandang huli yung natatama sa'yo yun eh. UTI, ganun din yan. Tanggal kaya bago UTI, ka mag-UTI. Kahit teenager ka, magkaka-UTI. Sasakit na agad nyo. Oo, sa baboy, bandang 50 years old ka pa, doon madededs ka na bigla, hindi mo na masabi. Hindi mo alam, malala na pala eh, di ba? Oo, yun. Pero weird, no? Wala silang tubig dun, no? Paano yung tubig sa kanila? Ay, yung tea nila. Para nasa dispenser lang kukunin niyo. Hindi, hindi yung ganito. Oo. Ganyan. Dispenser tea. Hindi. Hindi, I mean, di ba dapat may tubig sila doon na sa water? Paano niyo ginawa yung tea?
Di ba ay gumawa ng tubig? Pwede bang umorder sa inyo ng tea na walang tea? Yung si Kika tumatawa sa likod. Dito ka tumawa, Kika. Tangin to. Ano no? Yung dispenser daw kasi ng tea, Kuy. Dispenser na tea. Alam ko yung kape pumasok dito kasi tinuro mo yung kanya kalain tea. Ano kasi yung pre? Dispenser. Dispenser. Ano pang na ano nyo, na pagmasdan nyo dun sa Taiwan? O si Ace? Walang next. Traffic. Kumbaga steady lang yung flow. Kung steady lang, mamen. Dito sa Pinas eh. May steady lang. May... dito kasi dito sa Pinas. Steady lang, no? May steady yung flow. Dito steady lang. Ano yun? Nag-o-obey talaga sila dun sa stoplight. Disiplinado. Sa mga stoplight. Eh dito may stoplight na may MMB. May porter pa yun. Apat pa sila dun. Double bet. Pero traffic pa rin. May tatakas pa itulihin mo, no? So yun na napansin ko dun. Grabe sila sa kadisiplinado. Tsaka ang bilis na magputak mo ng mga kotse dun, no? Ang sarap eh. Oh. Dito kasi kahit gusto mo magmabilis, eh, may lubak. Tapos ang isa pa sa napansin ko, yung taxi nila, putang mga mamahalin din dito. Ah, Amri, Tesla. Oo, totoo. Diba? Tesla taxi. No? Kaya naging relevant yung Vios ko eh. Kaya pagdating ko sa Pinas, kahit Vios, taxi nga dun, Camry. Tangin na yung pinakita sa atin ni Kuya Ron na yung traffic nila dun. Sabi, ito na, ito ang traffic sa amin. Traffic good day sa amin. Kung ganyan ang malamig ulo natin nun, kung ganun kabilis yung ano nila, ano. Tapos siya, bad trip na. Sila bad trip na. Parang ang saya nga mag-drive dun, tol, no? Oo, saya. Pero ba't kaya parang wala tayo ganun nakita ang mga Lamborghini dun? Feeling na natin, di ba, hindi ma-flex yung kultura ng ano, Taiwan na pag-usapan natin. Parang ang Chinese mahilig mag-save. Kasi nung pumunta kaming ako ng Thailand, ang dami kong nakita ang Ferrari, Lamborghini, flex talaga, ganun. Sa Taiwan. Baka wala sa Taipei. Yun nga. Kasi nga hindi meron sila ma-flex. Meron yun, pero baka dahil hindi sila ma-flex. May nakita kami mga McLaren, gano'n. Pero hindi yung like... Hindi marami sa kalsada na marami. Hindi ka tulad sa Thailand. Maraming Lambo. Mas marami pa ako nakikita dito sa Pinas eh. Marami ako nakikita doon, mga G-Wagon, gano'n. BGC, araw-araw, ilang supercar makikita mo. Oo. Doon, hindi. Doon ang Tesla, hindi luxury ang Tesla doon. Convenient car ang tawag nila. Ito pa, nakita ka ng auto doon na nakasetup. Oh, hindi ko napansin yun. Wala eh. Nakakita ka naka-mags. Oh, wala nga no. Kahit nga isang TE37, wala tayo nakita eh. Oh, nga, no? Pinatamaan yung BIOS ko ah. Nakatiis no? Yan BIOS lang, nakasetup pa. Kaya nga eh, di ba? Doon wala eh. So, walang car scene. Wala. Hindi natin BIOS. Alam. Oh, hindi natin alam. Pero search hindi kasing ka. Active ng search ibang bansa. Car scene, Taiwan. Pero more on ano sila eh, no? Parang... Porsche, tsaka yung... More on cash, bro. Tsaka base, cash. No? They cash, want cash. No? Tsaka malaman mo yung maayos yung kotse dun, talagang may negosyong matindi. Kasi malaman mo lang yung normal na tao dun, eh, di ba? Naka-scooter. Oo, oh, naka-scooter you know, lang. Eh dito, white na ang pera eh. May nakita kayong mga bulok na kotse nung, oy. Bihira. Usually bihira. Kasi mahal ang tax ng mga ibang bansa kapag luma kotse mo eh. Koy, ganun pa rin yung dating ng mga motor. Oh, parang wala silang yung walang pakialam culture sa motor. Yung scooter na stuff. Pwede, ano, kung para sa kanila ang motor chinelas lang. Para makarating so, hindi, ako doon. So hindi nga nagbago. Hindi nagbago, ganun pa rin. Ganun pa rin. Kaya nga tinanong ko rin sila Kika kung may magnanakaw ba dito doon eh. Nang? Wala. Parang di ba yung mga helmet doon, parang nakabalagbag lang doon eh. Okay lang eh. Oh, dito wala ka lang helmet. Hindi kasi parang nakakahiya yata magnakaw sa kanila, eh. Parang sa isip nila ba. Parang tinanong ko nga doon, bakit sobrang linis dito? Tapos sabi nila kasi uneducated pag nagtapon ka ng basura eh. So feeling ko nung bata pa lang sila, tinuruan na sila kung paano maging proper ba. Yun ang sa tingin ko ah. Sa patingin ko strict yung government. Alala ko tuloy yung kwento mo, Ibs. Bakit? Ano yung kwento? Unang lapag sa tayo. Dumura. Ay, naisip ko nga tuwing mag-CR kami, di sabay kami lagi, di ba? Iihi doon sa urinal, nakatayo. Unang-unang gagawin ko, pag iihi ako sa urinal, gaganon ako kasi ayoko maamoy. Di ba, may nabasa kasi ako na research na sobrang dumi nun, lalo pag finlash mo, ikot sa air yung mga bacteria. Di gaganon ako. Si Ace, ang una niyang gagawin,
Isingiting na yung buong essence ng toilet. Mapa-Pilipinas, mapa-Taiwan. Balik kami ng Pilipinas. Ganun pa rin. Tangin na mo, isiang ka na nun. Ipinoy tayo, Pinoy pride niya eh. Pero parang... Ipinoy niya lahat ng toilet na... Saan pa ganun nga, Frank? Ano, ganun eh yung... Pag umihihi ako. Tatype ka. Di ba nila lang kasi siya talagang full. Dito ako umihihi niya sa para loob. Para naman di kayo nag-public school. Ah, hindi ah. Hindi ako nag-public school, son. Oo pala, sorry, sorry. Sorry ah. Mali pala yung nasabihan ko, bre. Pero kasi hindi tama yung sinabi niya, gago. Kadiri yun kung iisipin. Uy, baka nakahay siya dun. Oo nga, oo nga. Wala naman kasing amoy, okay lang. Parang yan, may mali na nga sa ilong mo, Ace, kakasing mo dyan. Lahat, amoy panghi. Okay. Isipin mo panghi nung iba yun. Isipin mo, sisingutin niya, papadaanin pa niya sa bibig niya, tapos tsaka niya idudura, di ba? Isipin mo panghi ng iba yun. Tapos pininter niya, no? Panghi ng iba yun, Ace, oh. Lang yan. Basta malinis doon. Ano pa bang napansin natin? Tuloy nga tingin ko kaya disiplinado sila kasi sa batas. Batas? Maano, kumbaga... Hindi, malakas sila sa fine. Yun, yung parang... Tsaka mas stricto sila. Hindi eh. Hindi, tingin mo kayo nangyari sa atin. Grabe, di ba? Like, tingin mo sa Pinas, ganun ka-accurate yung records nila. Tinanong ko kay Kuya Ron yun. Yung? Yung nangyari sa atin doon, di ba? Parang AJ to and shit. Napakabilis ng mga pangyayari. Pero wait, para sa feeling ko, okay, sige, may role yung batas. Pero bandang huli, yung tao pa rin. Oh, end of the day, tao pa rin naman. Goy, kasi, diba? Sa doon magsisimula, paano mag-isip yung tao? Sa leaders yun. Sa leaders manggagaling yun. Sa leaders? Most of the time, sa leaders yun. Both religious leaders tsaka government leaders. Tingin ko sa household. Oh, tinanong ko kay Kuya Ron. Anong religion dun? Hindi ko na. Religion? Hindi nga yata masyado ang ano doon. Parang wala tayong nakita masyado. Hindi, ano, no? Pero maraming templo doon. Meron silang mga temple. So Buddhism na. Hindi natin alam. Tinanong ko yun kay Kuya Ron. Kumbaga, bakit? Ba't kayo masunod sa ano? Sabi niya. Sa batas. Kasi takot sila sa fine eh. Oh, yun nga. Yun nga eh. Alaki sila mag-fine. Kunyari yung magdadrive ka, driver ka. Kahit isang shot lang ginawa mo, tapos napatunayan ka na may ala ka, parang 1 million pesos agad. Word. Parang ganun, no? So, kaya nung 'di ba dating gumigimik tayo, yung driver hindi talaga sumat kahit isang beses. Tataka ako ganun. Takot daw sila sa fine eh. Taka ito na. Free country pa. Ano? Oo, walwal yung kung driver. Para mo. Ba, walwal doon. Natakot sila sa fine, malaki. Ako napansin ko doon, wala silang pakialamanan doon. Kasi kunyari, doon yung pinaglalakad tayo, may naglalakad doon na parang anime siya, yung forma niya. Cosplay. Oh, hindi siya inaano ng mga tao. Dito yun, tinginan lahat ng mga tao, di ba? Alam mo, sabi rin ni... Tol, sabi ni Frank sa akin, Tol, para silang Japan na hindi parang tamang ugali yung titingnan mo yung tao talaga. Kumbaga hanggat maaari, huwag mong tingnan. Kunyari, may... Kunyari, privacy. Kunyari, Tol, oh, kunyari may lasing sa daanan, nakahiga. Para sa kanila, diretso ko lang, ganun. Oh. Parang wala kang self-control pag kapag tumitingin ka. Tumingin kang ganun. Kumbaga, kontrolin mo yung sarili mo na dapat wala kang pakialam sa business ng iba. Parang ganun. Yun, parang ganun. Parang, yun nga, wala kang, tama, walang pakialam sa business ng iba, no? Walang pakialaman. Wala, pag Pinoy ko, yung mula ulo hanggang pati, titignan ka. May judgment pa yun. Isip mo, may lasing na nakahiga. Anong gawin ng Pinoy? Pa yun. Titingnan pa ng Pinoy yun, no? Kakap ka pa. Hindi, sa atin yan. Lang yan. Sa atin lang yan. Yan, inom pa. Oh, gagawin pa. Inom pa. Kung ipopost. Kung ipopost sa social media. Oo, tama. Doon, parang ganun lang sila eh, no? Nakaganun lang sila, no? Wala silang pakialam. So, pero sabi nga rin ni Frank, maganda yung napuntaan naming unang bansa eh, ni D2P. Kasi grabe ang Taiwan, first world pala siya. Pero hindi ko alam yun? First world siya eh. Tama ba na yung ganung klaseng level yung napuntahan nila? O nagsimula muna sila sa mga Vietnam, Thailand? May pros and cons, tingin ko. Kasi yung first nila tuloy, mas gugustuhin nila mag-travel tuloy ulit. Kasi maganda yung first experience nila. Ayun, maganda doon. Oh, yun yung pros nun. Ang cons nun, pag napunta sila sa bansang medyo mas mahirap sa Taiwan, medyo parang, ew, like, dumi dito, ganyan, or... Hindi, pero kunyari, hey, ang unang... Kunyari, ang unang bansa na pinuntahan nila, Thailand and Vietnam. Sa tingin ko, gaganahan pa rin silang mag-travel. Kasi, oh, yeah, of course. Maganda pa rin yung kumpara sa atin, eh.
Oh, yeah, yeah, yeah. Diba? Para sa akin, oh, ang ganda na ito, ah. Diba? Nag-guess mo. Eh, tsaka kahit anong sabihin, ibang bansa pa rin yun. So, oh. Tingin ko, mga Taiwan, mga taga-Taiwan, pag pumunta dito, oh, ibang bansa rin to, ang ganda. Minsan doon ako nagtataka sa kanila. Hindi ata, eh, no? Hindi naman. Hindi ata. Ano? Mga foreigner na pumupunta dito, hindi ganun yung feeling. Hindi, ang parang habol nila dito, dagat. Beach, beach. Dagat talaga. Imposibleng magandahan sila sa... Manila, no? Oh, yung dagat ang habol nila. Hindi, natutuwa sila sa BGC. Parang dami ko talaga nakakausap na nagugulat sila kasi ang expectation nagugulat nila sa Pinas, sila. Jungle. Oh, tapos may biglang, ganun, biglang may BGC. Biglang may mga luxury, yeah, dito, green belt makita nila. Yung area lang ng mga ganun, yung maliliit na area na ganun, nagugulat sila. Kasi sa ibang bansa, wala nga ganun, eh. Mm. Kasi dito ngayon lang nag-develop, eh. Kaya bigla nung pagka-develop, advanced na yung structure, yung ganun. Ganda, kaya, maganda sa Taiwan. Kaya nai-elib silang ganyan. Ko, ilan ba to? Ewan ko, ilan tong, ilang minutes tong ano natin, Gika? 20? Ha? 24 daw. 24? Okay, 25. Okay. So ano pa bang napagmasdan ko dun? Parang pantay-pantay yung mga tao dun. Yung, para feeling ko para siyang Amerika na mayaman o mahirap, pantay tayo, ah. Mataas kasi yung standard, eh. Oh, mataas kasi standard of living, eh. So I mean yung stand, yung base yung na sweldo, salary, mataas kumpara sa ibang. Pero may nakausap kami yung taxi driver na Manila Lakihiga, parang sabi, ano, sinabi namin na maganda dito sa Taiwan, eh. Tapos tumatawa, nag-smirk lang siya. Sabi, bakit gawa ganyan ka? Kinainis ko, eh. Tapos sabi, Taiwan. Sabi, Taiwan, no good, no money. No money. Sila, mga ganun na. Sabi ko, baka ikaw lang. Baka ikaw lang, pre. Hindi, baka ang ibig niya sabihin, yung money na ibig sabihin niya, yung parang yayaman ka ng todo. Oo, napaldo siguro. Dito no? Kasi kahit sa Pinas, pwede kang yumaman ng todo, eh. Doon parang makakasweldo ka ng maayos. Oo. Pero mahirap maging paldo. Ewan ko, hindi alam, no? Kaya isa pang pansin ko nun, tol, parang walang soul yung mga tao. Parang, lalo na pag, parang robot. Pag pinag, oh, parang ganun. Pag lalo pinagpamas na ko yung mga taxi driver, ganun. Parang ganun lang talaga sila. Gusto lang nila, ihahatid lang nila kami. Mm. Ganun. Tapos wala. Hindi ka tulad dito na yung mga taxi driver, parang comedy pa minsan, okay, di ba? Sir, tao. Sir, si tao. No? Mas, what? Ha? May mga comedy din. Oo, meron din. May mga comedy. Oh, nga, ikaw dahil naging comedy sa inyo dahil kayo kasama nila. Sir, pinagroin mo naman. Sabi sabi unang sa kayo namin, no? Trinanslate ka agad ni Jandel. He wants lady boy. Kaya di ba magiging comedy yun? Yung Taiwanese, lady boy, ah. Sabi ko, tangin mo dahil. Yo, paano mo binawi yun? Ha? Hindi mo na binawi? Oh, di ko na sabi. No, only girls ko. Boy, you want? Koy, dito, pag Pinoy na taxi driver, sasakay kayong tatlo. Sir, dala-dalawa chicks mo, sir, ha? Akin na lang isa, sir. Totoo. Napansin mo ba yun na parang walang soul sila dun? Oo. Siguro ano nga sila, eh. Dissenting umarte lagi. Parang ganun. Dissenting umarte? Ano sabihin nun? Parang may filter na sila. Hindi ka tulad ng Pinoy na medyo free pa. Parang. Pakita mo yung ano mo, no? Hindi ko alam kung tamang term ba yung mas educated sila. Hindi ko alam, ha? Pero parang ganun yung dating na parang may pakailam na sila sa personal space ng ibang tao. Medyo like, may kasi parang yun, nakakita ako nung ano, tol, nagde-date na dalawang, tomboy sila ba? Babae sa babae, right? So yung isa, babae yung manamit. Yung isa parang Jake Cyrus type beat, parang ganun. Pag tinitingnan ko yung date nila, kasi ko parang walang soul, eh. Parang wala akong nakitang kilig man lang sa kanila. Wala nga akong nakitang ganun. Hindi sila nagtatawanan. Baka naman nasa lobang ulo nila. Hindi lang talaga sila. Hindi ko nga alam, eh. Kasi yung pinuntahan nilang lugar, yung pinuntahan nilang lugar, parang sweet-sweet na lugar, eh. Pag pupuntahan ng date. Pero yung parang nandudun lang sila, kain sila. Parang alam mo, tol. Soul. Sabi nga ni Koy, paano, kunyari, nakakita ka ng, ano, ng yaya at security guard na nag-date? Di ba nakakilig yun? Di ba? Ganon, no? Hindi parang daw ganon. Hindi ganon yung ano ba? Alam mo, may naisip ko yun natin na... Mga imagination. Hindi, sino may magandang love story? Lagi namang yaya at security guard, di ba? Maybe mo magkaren, nandiyan yung security guard, dadaan niya yung may kakilig. Isip, tol, kung mabubuksan mo ang mga inbox na mga yon. Ay, talaga naman, tol. Tol, kikiligin ka sa mga yon. Parang pocketbook story yun, tol. Hindi na ako makapagantay, mabarurot ka. Joke lang, i-flip niyo yun. Kanos a day off niyo mo. Wait, break muna tayo, break. Kika!
And we're back. Ano yung sasabihin mo, Frank? Frank. Usually, sa culture ng isang bansa, malaking factor din kung ano yung entertainment sa bansa nila. So, for example, uh-huh. diba, example nyo sa Pinas, ang storya lagi, yung security guard tsaka at yung si Yaya. Kasi uh-huh. yun yung napapanood lagi. Tapos napansin ko sa isang bansa, halimbawa, point, dito, ang pag lumabas ka in public, madalas couples or families. Kasi yun yung culture ng Pinoy na pinakita sa telenovela, sa mga local na entertainment natin. Hindi nga uso laging sa Pinoy yung backpackers eh. Wala, oh, di ba? Diba? Walang ganun. Kasi nga, laging may kasama ka dapat. Lagi. Kasi nga, sa palabas, either couple kayo, love story, or group. Anything about family. Yung mga nagagawa ng asyenda, yung mga shit like that. So, family shit pa rin. Oo, hindi ka tulad halimbawa. Nung pumunta akong Korea, pagdating ko dun, pucha parang K-pop group lahat na makikita mo. Kasi yun ang pinapakita. Oo. Hey, so, laging apat na babae or tatlong babae magkakasama or ganun apat na lalaki, tatlong lalaki magkakasama. Parang, oh, K-pop lahat kayo dito ah. Holy Bihirain. Shit. Ganun. So, kaya pala, tuwan-tuwa ang mga Pinoy na pamilya sa mga parang miserableng type beat ng pamilya kasi yun din napapanood nila. Yun. Away-away, ganyan-ganyan. So, siguro film nila, nasa telenovela din sila, no? Agawa ng lupa. Tatay ko, trip niya lagi. Pag pupunta kami ibang bansa, manonood siya ng local channels. Mm. Kasi nakikita niya dun kung anong kultura. Lalo na yung mga game show. Makikita na dun yung, makikita mo na agad. Ito yung kultura. Kahit di mo naiintindihan, makikita mo yung kultura nila. Paano sila manamit, paano sila umarte, ano yung nakakatawa sa kanila, ano yung love story sa kanila. Mm. Makikita mo na iba. Kumpara sa mga love story dito. Iba yung kwento ng tropa. Oo, oh, iba. Pansinin mo tol sa French, laging yung mga French laging may pagtataksil na kwento. Yung mga tropa nating French, 'di ba? Laging nagtataksil? Oh, laging inagawan ng negosyo sa ganito. Oh, niloko. Kasi yung entertainment sa kanila tol, na research ko ganun din. Sa French? Laging ganun, laging may ninakawan, inagawan ng shota, like laging may pagtataksil doon sa French entertainment. Sa TV, no? Oh, kasi yung naka-program sa tao eh. Tama. Kaya 'wag kayong manonood ng TV. Yeah. Make sense yun sa tropa nating French, 'di ba? Pansin mo? Yeah. Oh, may sabihin si special guest. Ay. Ano yun, Del? Kaya pag pumunta ka sa ibang bansa, okay na manood ka muna ng local. TV. Diba pag nasa hotel ka, panoorin mo muna. Diba trip mo dati yan, Koy, diba? Diba? Panoorin mo muna yung mga ano, bago ka lumabas. Ah, gets ko na kayo dito. Isang gabi ka muna sa hotel. Panoorin, pagbasan mo muna yung mga show, eh, no? So, Dong, bakit di ka nakasama, Dong? Kahit, sa totoo kahit lang, may ticket ka, Dong. Sa totoo lang, itong last Taiwan trip, ako lang yung hindi nakasama sa kanila talaga. Hey, si Tuloy din. Ito rin. Ay, ito pala. Si ito. Mm-hmm. Yun. Kasi di ba nung last namin Taiwan, nung una, mga 2019. Ito. Ayan. Yun, mga 2019, nag-Taiwan kami noon. Kami nila Ives, nila Koy, nila dyan din. Karoon kami ng ano doon, ng kaso. International wanted ako. Wanted ako sa Taiwan ngayon eh. International criminal ako. Naka-red yung pangalan ko doon sa Taiwan. Fugitive kayo, pre. Yun ang nakalagay. So, yung isa kong kakasabay doon kasi, noong 2019, bumalik, kasama siya sa kanila. Noong pagdating niya doon, ano, sabi nga ni ito, sabi na ito. Nasa unahan ko siya. Pag-tap pa lang nung passport. Tadyan na yung polis po. Sa seconds lang, putang ina. Oh, ako yung nauna sa kanya pa ako eh, sabi ko. Pwede ko ba sabihin yung pangalan? Seconds lang. Pwede ko sabihin yung pangalan? Ah, hindi ko sasabihin yung pangalan. Sabi ko, pre, napagdasal pwede. Ka na. Pwede. Pwede mo? Pre, nakapagdasal ka na. Antayin mo siya. Sabi ko, Jay, nakapagdasal ka na. Ay, nakapagdasal. Sabi niya, oh, Jean, dasal na. Bago niya itap? Oo. Oh. Bago niya itap? Oh. Pagka-tap, sabi nung ano, nag-i-inchik na. Tapos wala na, nakaposas na si pare. Sabi, tuwagan mo si Dudong, huwag na pumunta dito. Eh, yung flight kasi nila noon, 8 a.m., di ba? Oh. Yung flight nila noon, 8 a.m., akong flight ko pa noon, 11 p.m. pa. Kaya, okay ah. Na-warningan ka na. May labrat ako. Pero sa tingin ko nga, tol, maganda rin pumunta na lang din siya at mapusasan din siya. Para ma-clear na din. Kasi technically, na-clear yung pangalan niya. Oo. Within one day, nakakuha naman ang parang. Pero nasayangan siya ng 12 hours doon. Hindi rin sayang. Sayang nung sa kanya. Nag-tour siya, iba-ibang lugar. Nag-tour siya, iba-ibang presinto. Iba-ibang presinto. At saka, Taipei. Kung saan-saan. Yung mga full-trip pa siya. Dagdag kwento rin sa kanya yun. Chinichicks pa nga niya yung naka-escort sa kanyang polis. Yung driver niya, di ba? Tinawagan talaga ako ni Kuya Ron.
Kasi parang sa inyong kwento niya, yung pulis na dinrive siya papunta doon sa kabilang presinto, babae nagda-drive. Uh-huh. Parang nai-interest pa daw sa kanya. Kasi puta ang nakalagay doon sa papel. Ano ba yun? Fugitive. Fugitive. Damn! Diba, ganun nakalagay doon sa papel. Kaya pinipin na rin. Sa tagay fugitive din out. Oo. Pero maganda nga rin talaga. Kasi, tin mo, hindi siya pumunta ang Taiwan ngayon. Hindi clear pangalan ko. Ayun, so forever ka na din makaka-Taiwan. Hindi niyo mautusan papuntang Taiwan. Oh, di ba? Kung nagpuntaan na lang ng Taiwan, hayaan mo ma-process ka doon, ma-clear yung pangalan mo, makakabalik ka after Alay. 3 years. Late ko na rin yan na-realize eh. Nung mga oras kasi na yun, lahat tayo, wag patuloyin si Pudong, wag na, di ba? Mm. Talaga naman eh, lahat tayo nung mga oras okay, na yun. Okay, so wait, yung pamasahe mo ngayon, kasi di ba sabi ko sa'yo, na dito pa Klinaro. Dong. Sabi dito ko, pa Klinaro. Oh, okay. Ako nagbayad ng pamasahe niya. Ako nagbayad ng pamasahe niya, di ba? So sabi ko, well, siya muna nag-abono. Si. Pati pamasahe ko, bayad ni ko yan. Ha? Yeah. Maraming biniharang tigit yan. Uy, what do you mean? Ako nagbayad ng tigit mo. Isingilin mo to, siya dapat nagbayad nun eh. Wala problema yun. Ay, hindi mo ba nabibigay? Nag-abono ko ba? Oo. Sa kanya? Para sabi kami mag-book. anyway, si Pudong kasi nag-abono muna nung kanya, tol. Si Pudong nag-abono, so binayaran niya na yung ticket niya. Ngayon, ang sabi ko kasi kay Pudong, Dong, check mo muna yung pangalan mo sa embassy, kung clear ka ba o hindi. Eh, hindi niya... Chinek. So, dapat ko pa rin bang bayaran yun? Koy. Yun ang tanong ko. May tanong din ako. Di ba yung gabing nandito magbubok na ako? Paulit-ulit ako, Koy, ano ba? Ibubok ko na ba? Kasi sa'yo nga ako nakasalalo. Sabi mo, sige, ibook muna. Pero hindi ko kasi alam kung na-check mo na ba. Kaya lang, kaya sabi na sabi, kaya, okay na, clear na, clear lang, na, clear na. Kaya nga, ang iniisip ko, dapat ba si Jeto magbayad nun? Hindi. Hindi si Jeto. Kasi nagsinungaling siya sa atin eh. Pero, responsibility mo pa rin yun. Pre, nilaglag mo lang rin ito, pa-pre. Hindi lang ah. Hindi si Jeto. Ay, na kasi! So, kasi sabi ni Jeto, yo, makinig ka, Frank, makinig ka. Sabi ni Jeto, kinlear niya na yung pangalan. Pumunta siya sa embassy ng Taiwan at kinlear niya yung pangalan niya. Bandang huling nalaman namin, hindi pala siya pumunta. Tinanong pa namin ni Koy, tinanong mo yung pangalan ko, Jet. Sabi niya, hindi, magkabatch naman tayo eh. Hindi, pareho lang yun. Pareho na yun, clear na. Ang sabi pala ni Jeto, hindi pala sa embassy, chinek, sa noisy lang pala. Noisy? Oo, sa noisy. Naalista siya sa noisy. Naalista lang sa maingay. Sabi ko sa Jet, sa noisy mo ata, chinek eh. Sabi ko, DG. Okay, wait. Ngayon tayo mag-desisyon. Dapat ko pa bang bayaran yung ticket ni Pudong? Dapat mong bayaran niya. Bakit? Kasi ako nagbayad. Siya ba nag-book sa'yo? O hindi naman daw eh. Pudong, tanga. Ano? Yung kasabay ko nga nun, di na rin tumuloy. Ano sa akin bayaran, siyempre? Ah? Bakit? Si Pudong. Kung siyempre, nakasalalay sa'yo yun eh. Yeah, ang buo naman ng loob ni Pudong, hindi lang tayo nagpatuloy siguro. Tol, hindi. Ako nga, sabi ko, huwag na siyang pumunta dahil nga may record siya. Okay. Kaya nga hindi ako tumuloy. Ako tong sinusuporta nga ta, pero di ko na alam. Di, mamigay ka na lang ng pera ko eh. Lagi ka naman mamimigay, di ba? Oh, bigyan mo na lang yan. Bigyan na yan. Oh, alam mo, try mo huwag magpakita sa akin ng matagal. Pwede ko masend yung pera. Kasi tuwing nakikita kita, parang ayaw isend pa lagi. Try mo huwag magpakita. Dong, pero kanina dong, lagi minsan, ka niya hinahanap. Minsan, kanina yung, seconds lang ako nawala, hinahanap niya na ako eh. Love. Alam niya isyan yan. Bro love ang tawag nun. Brotherly love. Bakit daw ako hinahanap? Wala lang. Bawal lang mawala sa mata niya. Sabi ko, nandiyan na si Pudong. Bawal lang mawala sa mata niya. Checking lang. Parang ano yun, no? Parang mga nanay, hinahanap mo kahit wala ka kailangan. Sarawain mo. Saan si mama? Nandiyan? Okay. Oo nga. Hindi po lang ka naman kailangan. Hanapin mo lang siya. Saan si mama? Nandiyan ba si mama? Bawal mawala sa mata. Yun lang daw yung function ng tatay mo, di ba? Ano? Pa, saan si mama? Tingin mo yun na yun. Saan si mama? Nandiyan. Okay. Kasi parang may peace of mind ka pag alam mong nandiyan lang si mama somewhere eh. Di ba, no, tol, no? Ano? Di ba, pag wala siya, ha? Saan? Sino? Parang pag ganun ka ba, no? So, isi-send mo na sa akin. Hindi, nakikita pa kita eh. Naiiso sa mukha mo eh. Minsan may mga times na ganun eh, parang gusto ko mabait kay Pudong, pero pag nakita ko na siya ng personal, parang ayaw ko mabait dito. Hindi mo rin alam kung bakit. Hindi mo rin alam kung bakit siya nagagalit. Kasi parang natutuwa ka pag naiinis ako eh.
Yun talaga ang totoo. Totoo nga din yun. Diba? Totoo nga din yun. Yung mga sagutan niya, parang alam niya paano ko papitikin talaga eh. No? Para, alin yung pinaka nakakapitik kay Koy? Eh, yun ang isasagot ko. Oo, doon siya nakakuha ng kaligayahan. Para ang himbing ng tulog niya pag nainis niya ako. Alam mo yun? Pag hindi ngiti niya, no? Para kunyari, nung pumunta tayong Ilocos Tol, di ba? Ay, hindi, di ba kasama tayo yun, di ba? Magkakahiwalay tayong kotse. Dito tayo, tas kotse nila Pudong, di ba? Minsan nakaharurot siya ng todong ganun, di ba? Yung una yung kotse yung sinakyan nila, hindi naman pang ganun ang harurot eh. Pero pamatay yung harurot niya talaga, di ba? Ngayon, alam ko naiisip niya, ayaw ni Koy ito eh. Yung ipapakita niya talaga sa kotse namin, natin, di ba, na humarurot siya. Yun, doon ako naiinis sa kanya. Ayaw na ko ito, Jito. Kaya ako, gaganti rin ako. Like, iniinis ko rin siya, di ba? Bro love. Bro love. Brotherly love. Ewan ko ba? Anyway. Ayaw na ko ito. Tawag dito, so, okay yun sa tropa doon. Paglapag doon, napusasan agad. Pero one day na sold na ba? Less than one day. Oh, hours okay. 13 hours. Oh, mga ganun, nakalabas na siya agad nung gabi. Pero after nun, hindi, bumalik siya kinabukasan for hearing. Eh. Oh, hearing na lang. Sa mga bago pa lang namin na bago pa lang nakakilala sa amin. Basta ay nay, yung mga dating nakakilala sa amin, alam niyo yun, 'di ba, yung may mga video na lumabas dati na huli kami ng pulis doon, mga ganun. Yun related yun. Oh, nilabas yun doon. Anong title noon pa ano, sabi mo? Related yun. Two Giants, ay hindi, Busted. Hindi. Sa Pinas yun tayo na ano. Basta related yun doon. Same na kaso sa pa rin siya. Sa 2 Joints Taiwan. Basta ako, wala ako doon. Malinis yung ano ko doon. Kitang-kita doon sa video na yun ko. Yung nasa... Nagaganon ka ng panyo, di ba? Mm. Sa checkpoint. Mm. Laki ka! Ang alin? Ang nag-video noon. Ang nag-video? Okay. Gusto lang niya magpa-credit? Sumusipa doon sa likod doon. Ng camera. Kami hindi namin napag-video pa rin. Napasabi lang, what the fuck? Asa si Jay? Una, gulat talaga eh. Wala kasi talaga eh. No? Natingin ako ganyan, gaganyan niya yung passport niya. Tapos tingin ako sa gilid. Pagbalik ko, wala na. Pagtingin ko ng DM ko. Pero kami, posas na yung susunod na picture eh. Nung natanggap namin yung picture sa GC na may posas, wala pang maniniwala nung una eh. Ang una mong pumasok sa isip mo, trip to ah. Parang dating picture pa to ah. Sa akin hindi, ramdam kong totoo na eh. Ah, sa akin hindi eh. Okay, sa akin. 'Di ba hindi nawala ka rin tiwala, 'di ba? Pa sa tropa una nagsabi, 'di ba? Parang alam mo joke ang una, 'di ba? Sa akin kasi ramdam ko una poses na si Jito. Hindi ako nalaman ko lang totoo to kasi tol nalaman ko totoo 'yun dahil may, sa picture nung poses niya may pinky ring na siya dito. Parang dati wala namang pinky. Holy shit. Totoo nga ata. Yumama na tropa. Nahuli na si Jito. Naposasan. Oo. Present nga ako, present. So yun na, na ano na siya. Yun, kaya hindi ako nakasunod. Oh. Kaya lesson yun. Kumbaga natimbrehan na si Dudong. Lesson yun. Pero technically, pag ano Frank, pag pumunta tayo ng ibang bansa, hindi naman ano yung ano nila. Hindi naman connected yung mga yun, di ba? Ewan ko lang. Kung China siguro. Eh di ba magkalaban yun eh. Ganun ba? Oh, magkalaban yun eh. Ewan ko. Kasi yung US sa Canada nagsishare ng isang database eh. Eh magkaaway ang Taiwan-China eh, no? So baka hindi. Eh tingnan natin, magkaalaman. Okay. Okay lang sa akin. Basic lang naman yung nangyari. Malupit pa nun. Magkaaway pala yun sila. Ang hirap ng, magkaaway pala yun. Magkamukha yung mga tinanong ko pa naman yung Taiwanese, are you Chinese? Gagaw, ayaw na ngayon. Kaya pala sumalatiin sa akin. Sorry pala. Ayaw nila, nagagalit sila pag tinanong Chinese. Elite Chinese daw sila. Elite Chinese sila. Parang ganun. Eh di, Ichai pala sila. Ichai. So sunod na ano natin, sa tingin mo China, Frank? Sabi mo China, di ba? Hong Kong, China. Hong Kong, tas Macau, tas yun, sama ka nun sa amin, Jay. Kong, sa Dubai, huwag muna to siyang sumama, no, Tol, no? Pwede na. Part hindi. Uy. Pwede. Sama ka ba sa amin sa Dubai? Uy. Uy, parang may nabibitin ako sa kwento. Ano nangyari kay Jeto? Ano na nangyari kay Jeto? Uy. Ano lang naman. Nag-hearing lang siya. Clear niya yung pa... Oo, nakalabas siya. Oh, nung gabi. Ang pinakamalabit nun, paglabas niya, ang tawag na namin sa kanya, Sa. Sa? Sa. Sa na siya? Naging sa. Sa. Basta. Sabi niya, ayoko muna dun, G. Sa dagat muna ako. Sabi ko, okay, Poseidon. Poseidon. Ang asar pa eh, no? Para clear niya lang yung pangalan niya na nadamay lang siya nung 2019. Oh. Dismiss na. Pero nag-hearing pa siya. Ayun nga eh. Ganun din mangyayari sa kung akin. Kung sumunod siya, ano talaga hearing siya? Hearing din. Ganun din mangyayari sa pero ang hindi mo lang alam,
Ah, sa'yo, damay rin yun, eh, no? Damay, considered na damay ka lang, eh, no? Ang nadinin na doon, si Danny. Ah. Kasi siya yung Taiwanese, eh. Gets. Then, ang siguro pangit nun niya, syempre, pag dalawa silang sabay, buti hindi sila nagsabay kasi parang okay, ah. Ano to, mafia, tas pupunta na naman ng Taiwan. Oh, manggugulo na naman kayo dito. Buti hindi na rin talaga nangyari. Hindi na babalik doon. Ganun. Iba naman, ganun? No? Iba naman. Tuldok lang yung Taiwan. No? At ni saan ko, na-checkan ko na yun, tuldok lang sa Earth yun. Hindi eh. Iba eh. Iba, tol, iba. Parang, ganito ah, nung pumunta tayo ng Taiwan dati, tol, wala tayong pera nun eh. Iba pag lumapag ka ng may pera eh, ibang experience siya. Diba? Kaya na sinabi ko sa dyan, pagkita ko ng mukha niya, sabi ko, mukha talaga ko yung mahirap nun niya yun, nasa Taiwan kay Latte. Pag pinanood mo yung video namin dati, no? Puta, pero makita mo naman ngayon, di ba? Solid. Talaga. At saka masarap bumalik sa isang bansa ng paulit-ulit eh. Kasi? Kasi parang iba na yung mindset mo pagbalik mo, may onting bago dun sa bansang yun, mas may pera ka na pagbalik mo, iba na yung trip mo. Di ba mas masaya yung checkan mo muna lahat ng bansa? Oo nga, masaya pa rin yun. Okay din yun. Pero okay, ibang experience din siguro yung babalik ka dun, medyo kabisado. Kung ibang bansa ka pa, hindi mo nabalikan yung Taiwan. Ano na? Feeling ko lang, kunyari nakaibang bansa ka pa, hindi mo na masabi sa Taiwan. Ibabalikan ko yun. Ako, itong apat na beses na nakapunta dun eh. Pero ang ano ko lang naman. Pero ang lesson dun, mas nakakasipag siya. Okay, kasi talaga. Inakailangan, di lang Taiwan, no po, na, hindi. Ganun lang. Talaga. So si JJ sa Dubai na sasama to? Dubai. Yun ang una niyang bansa? Jay Dubai? Paglalabas ka ba itong una mong labas? Ayaw mo katar, Jay? Dubai agad? Wait, so ibig mong sabihin, tama ba? Matama ba yun? Hindi ba curse na yun bibigay natin? Oo nga. Dubai agad? Baka mag-board ka na sa ibang bansa eh. Alam mo yun? I love you, Dubai ka dun, pre. Ha? Babaw lang yung ano ko. Okay. Eh baka tumaas nga pagdating sa Dubai. Welcome. Baka tumaas kaligayahan mo pagdating sa Dubai. Eh di mas gugustuhin ko na lagi na lang dun. Sa Dubai? O nga. Hindi, doon na lang po. Yun yung pupuntahan palagi. So positive pa rin yun. Ano, sa Dubai lagi siya? Nakakaubos yun. Nakakaubos. Ubos network mo. Unang balik mo. Hindi naman ako pupunta na kung wala kasamang tropa eh, di ba? Makikita mo si JJ pagbalik na Dubai drip. Okay. Dubai drip, puro ginto. Dubai drip, may dalang camel. Ako para sa akin ha. Tanpan. Ewan ko. Dubai agad, Jay? Sa babae lang ata nag-ano yun? Nagka-counted yung Dubai curse. Ang gastos agad ng unang labas na ito, no? Oh. Kasi lalaki naman to. Ang gastos pero agad unang okay labas. Okay din, kasi pag pumunta siya ibang bansa, sabihin niya, mura dito. Lahat na ng bansa halos puntaan niya. Oo nga, no? Ay, namura to kumpara sa Dubai. Okay, sama ka sa amin sa Dubai, ha? Yeah. Abangan nyo kami sa Dubai. Si Ace sa Qatar daw. Sa Qatar ako, pre, Qatar man. Leyte naman. Okay. So, sunod natin, Hong Kong, China. Hong Kong, China. Okay. Tol, isama ko ba ang mga babae sa Dubai o tayo lang mga dogs? Minsan, ayoko tumingin sa kanila. Inaan nila ako. Huwag mong meron silang mga ginagawang kung ano-ano doon. Huwag mong pansinin sila. Sinisiyan niya saan ako eh. Ini-influence nila yung sagot ko. Huwag mong pansinin sila, tol. Sipin natin. Lalaki na naman yung bill niyan sa Eminelay pagkasama yung dalawa. Dami order eh. Yung problema. Hindi, ano ba? Ewan ko nga, pinag-iisipan ko pa sa mga bakit ba hindi? Yun muna yung tanong. Bakit hindi ko isasama mga babae ko sa Dubai? Akala mo, deal or no deal kung makaano eh. Nakaabang lang sa ito. Ano? Parang iba rin kasing ano sa akin ito. Iba. Sa akin isama mo. Bakit? Kasi status mo yun eh. Lalo yung mga katropa natin doon, ina-expect ka nila. Gusto nila makita siguro kung paano ka mag... Paano energy mo with the ladies, you know what I'm saying? So, okay. Pwede rin. Kasi iba rin ang dating pag, kaya kami lang ng mga babae kung aalis. Mm. Or kayo lang, kami lang tayong mga tropa lang aalis. Iba mas rin yung sabay. Mas maangas pag, wait, okay. Iba yung sabay. Dalawa ngayon iniisip ko ba? Nai-guess mo? Dalawa yung iniisip. Oo, dalawa. Parang babae rin pala tayo, guys.
Hindi kasi parang naranasan mo ng Taiwan. Parang minsan nag-expect ako na may magagawa kayong mali eh. Antaba pala ng babae mo. Taba pala ng babae mo eh. Ba't may ng Taiwan ba may isipin ka sa amin ng Taiwan? Ano? Iniisip mo ba kami ng Taiwan? Hindi naman sa ganun. Siyempre, dahil, hindi naman sa sobrang iniisip ko. Pero kasi siyempre dahil ako yung... Cargo di konsensya mo, parang gano'n. Ano to eh, di ba? Kaya hindi ko may iwasan. Siyempre yung care ko sa inyo, yung love ko sa inyo. Yeah. Love you, love you. Kuya ko yan, love you. Bata pa lang ako. Bata pa lang ako, kuya ko na yun. Sheshe, love you. Sheshe, love you. Yung araw na naano si Jeto, ang daming tawag talaga. Gnising lang ako ni Tisay. Tapos ang unang, makikita mo sino pinakaunang magme-message dun, di ba? Kuy, may voice message, unang-una. Kanang tumuloy dong. Ay, message, love na love talaga. Brotherly love. Brotherly love. Hindi, ayaw ka lang niya makita dong. Oh, paano pag ganun? Alam talaga kita patuloyin. Kaya pala, wag ka lang tumuloy. Wag ka lang nalaman mo kayong balita. Yes! Nakaanap ng dahilan. Wag ka lang tumuloy dong. Tangina, nung unang punta natin dun, wala tayong pang shopping talaga, you know? Like, konti lang, di ba? Meron naman, meron. Eh, kayo? Konti lang, konti lang. Ikaw may pang-shopping ka nun nung pumunta dun eh. Ako, isang, pinakamarami nabili lagi eh. O, isang jacket lang yung nabili ko nun eh. Isang jacket mumurahin pa na hindi nakakatulong sa lamig. Matama, may presyo yung jacket na yun. Hindi lang siya nakakatulong sa lamig dahil hindi pa siya panglamig. Windbreaker yun. Windbreaker daw. Akala ko makakatulong siya sa lamig, hindi pala. Maporma lang siya. Yan ang importante doon. Huhupladge yun doon. Tol, alam mo, pansin ko sa mga Taiwanese, tol. Tol, ang pansin ko sa common mga Taiwanese, mas ano sila, di ba tayo, style over comfort tayo, kahit mainit, poporma pa rin. Mas ganun sila. Sa bagay. Oh, mas ganun ko. Sila. Mas malupit nga sila talaga pumorma. Di ba, no? Long sleeves, pantalon, pero init-init na doon, di ba? Mas ganun sila. Kaya natutuwa ako sa kanila. Hindi ko, hindi lang masaya sa Taiwan, mainit nung pumunta tayo. Oh, nung pumunta yun lang kayo. Hindi masaya. So, para sabi mo nga sa akin, parang Pilipinas lang, para Makati lang eh, no? Pero parang iba nga yung Taiwan pag yung malamig. Kasi kami naranasan namin yung malamig yung dati. Ibang bansa siya, parang mas magaling, mas mapifeel mo. Nung nag-Taiwan kami, di ba? First day, sobrang init talaga. Tapos kinabukasan na hanggang the rest ng stay namin, sobrang lamig na. Lamig nga. Ang kulit gago, one day mainit, tapos taglamig na. Ang inangin, doon sa Taiwan, Jokalpakan eh. Sobrang init. Tapos wala ka pang choice, lalakad ka talaga. Pero medyo bawas ano dahil maganda yung nakikita mo eh. Oo, sobra din. Dito init na ba? Yung mga nakikita mo parang kulay gray lahat. Diba? Gray. Pero yun nga sabi ko, kahit ano. Parang sa Makati yun ah. Parang kubaw. Diba? Parang gray. Tingin ko sa ibang bansa, kahit anong picture mo, parang art eh. Sabi ni Jan din. Diba? Kahit saan mo itutok. Kahit saan mo itutok eh, no? Parang, ano, aesthetic. Diyan, no? Ganun maganda. Sa mata kaya ng mga Taiwanese, ganun din. O, pagpupunta sila dito. Hindi, sa lugar nila. Good question yun ah. Baka dahil sa turista lang tayo. Oh, tol, ma-art din sila dun eh. Yung nakikita nyo kahit saan tutok ng camera. May mga lugar silang art, di ba? Maraming art lugar district. Na puro art yung ano dun. Puro public pa nga. Hindi, kahit yung hindi art na lugar nila, parang art na siya tingnan eh. Oo nga, tol. Kumbaga ma-art talaga sila dun. Pero ang tanong niya kasi, sa mata ng Taiwanese, ganun din ba? Art ba siya? O parang normal lang siya. Kung may sagot si Ives, special guest, Ives Fresco. Feeling ko parang ano yun eh. Pag hindi na nila na-appreciate. Kunyari tayo, malamang sanay lang tayo eh. Tama. 'Di ba? Sanay na lagi ko nakikita. Parang yung pananaw din nung 'di ba nung sinabihan mo ako dati nung pumunta kayo sa La Union, Ives, di mo na 'to na-appreciate. Totoo. Ah, mga dagat-dagat doon. Oh, 'di ba? Gets. So, parang feeling ko ganun 'yun. May point. O kasi may kaibigan akong taga Bangladesh, pagpunta niya daw dito, ang ganda-ganda daw ng Pinas. Eh, bakit, sabi niya, puro naman pangit talaga sa Bangladesh. Baka rin. Pero kumbaga, hindi katulad no kung gano't, hindi ako ganun ka nagagandahan kumpara sa kung paano niya ma-appreciate. Kumbaga. Sabi niya, dito puro green. Sabi niya, puro puno ganun? Daw, ang ganda, ganun. Talaga. Puntahin mo siyang Cubao. Parang gray naman niya. Gray. Break muna tayo, break. And we're back sa ating podcast. Alam mo, may magandang tanong sa akin dito mula sa ano, teka. Eh, ilang ba tayong kadalasan na ano, pag life and style lang? Apat? Yeah. Teka, may magandang tanong eh. Related dun sa ano, tanong ni Kid
Cudi. Ah, puta si Kid Cudi. Ano shout out? Person of happiness. Tagalog pala 'to siya. Person of happiness 'yan. Kid Cudi taga. Bakit kida 'yan, ha? Iba 'yun. Anyway, ang tanong niya kasi sa akin, anong mas masayang trip mag-travel ng kayo lang mga homies o kami daw ng mga babae ko? O magkakasama kayong lahat, homies at wife mo, okay. Ah, tanong pala ni Dre Luis, okay. Para sa'yo yan, Goy. Kaya nga, para sa akin nga eh. Iba rin yung saya na pag puro tropa lang, iba rin yung saya na pag babae lang. Kasi pag babae ang kasama ko, mas dun kami sa mga mas chill na... Kumbaga, tayo mga homies, hindi naman tayo magtatagal sa isang coffee shop eh. Correct. Di ba? No, tol, no? So magandang eleganteng coffee shop, parang hindi bagay sa atin eh. Pero pagkasama ko yung mga babae, yun, sarap mag-chill ka sa coffee shop, jazz music, kape. Chill lang na ano ba. Pero ang advantage din, pag homies lang ang kasama, kunyari, nalilipasan na kayo ng gutom, wala akong pakialam eh. Di ba? Naigis mo? Hindi siya masakit sa ano sa akin, hindi ko siya isipin. Pero pag yung mga babae ko, parang alam ko nang tayo na kanina pa huling kumain to ah. May isip ko. Pero pag homies, kung malipasan ka dyan, kung ma-pass out ka, problema mo yan, dog. Di ba? Ba't di ka kumain? Kumain ka. Oh. Di ba? No? Kumain ka na sticky tofu. Yun, may iba. Ano po bang ikaw, tol? Lagi ka nagtatravel na kasama yung babae mo eh. So, ano sa tingin mo pinagkaiba nun? Na babae lang. Ako, agree ako dun na mas medyo mas chill nga kapag ano, magbabae yung kasama mo. So medyo, yun. Mas mabagal yung face. Yun, mabagal yung face. Mabagal ng ano, siya, no? Ganyan. Totoo. Pag lalaki, parang on the go lagi. Kasi ang taas din ang energy ng boys eh. Oh, diba, parang, yeah. Pag si Frank, balat eh. Oh. Energy. 20 minutes lang. Ilang kilometers? 4. Ay, sa 20 minutes per kilometer. Jogging. Magda-jogging eh, no? Tsaka pag lalaki kasama mo, parang yun nga, walang pakailam sa kainan. Kahit pawis ka na, parang okay lang sa'yo. Siyempre, pag babae kasama mo, kailangan. Presko ka pa rin, mapango ka pa rin. Tama, no? Nice ka pa rin. Siyempre, may babae kang kasama, presentable ka dapat. Tsaka pag lalaki, parang, sige lang, whatever, dog. Pag lalaki yung kasama mo, kunyari, may isang mawala. Di ba, mawalang isa, no? Mahanap niya tayo ulit pabalik, di ba? Parang ganun, no? Tsaka iba yung comedy pag boys yung magkakasama. Iba to. Talaga. Iba. Oo, iba yung comedy. Walang hiya. Iba yung parang may magagawang epic na. Lagi! Parang may magkakamali na nakakatawa yung mangyari. Basta may ganun siya. Parang hangover movie. Totoo. Yun ang description pag puro dogs lang kasama mo, parang hangover kahit movie kahit most siya. Of the times nakakahiya na parang can't take this guy anywhere. Epic nakakahiya talaga. Sige mo, laki-laki ni, sobrang laki ng boses niya, di ba? Sa aeroplano kami. Biglang dumating yung stewardess, inaabot yung pagkain namin. Dalawa yung kanya. Mali yung buong pag-book mo, pre. Mali yung oras, mali yung food, mali lahat. Yung flight na ba-uwi kakaiba eh. Pre, madaling araw kami uwi. Okay. Kasi hindi niya alam yung military time. Ako na magkwento gusto mo. Sabi niya sa akin, bino ko yun, 0155. PM yun, di ba? PM ba yun? Madaling araw. Sabi pa niya sa akin, hindi, so wala na kasi. Tapos biglang nakita yung flight ni Pudong. O tama yung kay Pudong ah. Sabi ni Frank, ay, salatang di marunong sa military time. Madaling araw. Sensya, so first time. Hindi, okay lang. First time mo naman. Pero anyway. Yung 1:55 PM sa isip niya lang. Ito. Ako na magkwento. Yung sa ano? Sa aeroplano. O order ka dalawang pagkain. Mali ako ng order. Tapos ako, sorry, Jet. Sabi ko doon sa stewardess, te, yung isang ulam, bigay mo doon sa tropa sa likod. Yun, ganyan na ganun, pero malakas. Te! Aeroplano, Airbus yun, tol. Airbus. Yung katabi mo, kadikit mo yung balikat niya. Airbus, tol. Kahit bumulong ka, maririnig nung harap, likod, lahat. So ako, nakaganun lang ako. Nakagawa ng tao. Tas, te! Bigay mo doon sa tropa. Bigay mo tropa doon sa likod, yung kamukha ni Tado. Hindi, sabi muna ng babae, asan po yung tropa nyo? Tapos tawa siya ng tawa kasi tropa rin yung term niya. Sabi niya, doon sa likod, yung kamukha ni Tado. Tumingin siya, ay, okay po. Kita niya. 1 second. Ay, okay po. Tapos tinan ako ni Jeto. Tayo na, sayang Jeto, wala ka dito. Jeto, guys, OG. Sabi daw sa kanya. Pinapabigay daw ng tropa. Isipin mo yung sort of stewardess, formal na formal, di ba? Hindi makadepensa yung tropa. Wala dito eh, hindi makadepensa eh.
tayo. Wawa sa inyo, pre. Yun yung mga ganong epic pagkasama mo yung mga dogs. Isipin mo si Kika, magpifit sa Carhartt. Lalabas nakahubad. Nakahubad. Bibili nakahubad. Siyempre, bibili ng bago, pre. Tayo na si Kika nga, nung unang punta namin ng Taiwan, pag landing ng aeroplano, tumayo agad, kinuha yung bag niya. Yung inapin na yun. Nakalabas eh. Nakalabas eh, na pwede nakuha yung luggage agad. Hindi pa, tagano. Si Punch din, di ba, nag-swat. Ang dami niya sinukat. Parang fashion show, labas-pasok. Tapos walang paper bag paglabas. Walang binili. Walang binili. Napawisan na yung t-shirt niya, eh, di ba? Napawisan na yung t-shirt. Pinapalisa isa sa atin. Pakita mo nung ka. Pakita mo nung ka. May pawis pa putin eh. Napawisan yung t-shirt. Pinakita pa niya isa-isa sa lahat eh. Okay ba? Okay ba? Okay. Tapos walang binili. Ang dami sinukat. Sir, binili kayo, sir. Sa LRT ba yun, MRT nila? Magbibigyo. Sir, Pinoy kayo, sir. Ginagano niya? Ang tao nagtitinginan sa awin mo. Ginagano kami, sir. Pinoy kayo, sir. Can take them anywhere. Oo nga, no? Parang may kasama kang... masaya talaga pag anywhere. Dogs, tol. Pag mga dogs. Masaya ang lahat. Hindi ko nga alam kung dogs ang tawag or monkeys, eh. Parang may primates kang kasama, eh. No? Diba? Masaya nga, eh. Dahil ina. Yun yung masaya doon. Yung mga mali-mali. Si Frank tuloy, para teacher ko, eh. Sasabihin, Ace, wag ganun na. Next time. Wag ganun na. Okay, pre. Seso na, pre. Lagi tuloy. Lagi siya may ganun sa Ace. Pag ganyan, huwag mo gagawin yun. So, okay, pre. Lesson learned, lesson learned. Hindi sila matigilan, pre. Hindi sila napapahinga na rin siya. Kasama eh. Siyempre, kasama kita. Kailangan ka i-correct. O, pwede ba tayong mag-ganong-ganong sa Dubai? Baka may mapusasan naman. Huwag kayong makulit dun, san. Tanginang yan. Gago, pugot ulo dun. Ha? Pugot ulo. Oo, why? Ay, nako. Anyway, yun ang dogs. Dogs at mga babae yun ang pinagkaiba. Sa Dubai. Sabihin nyo lang sa magulang ko, nakahanap na akong trabaho dito. Ganun na lang, no? Tayo naman, dog chat mo yun. Gagulihin niya ni Cheto noong 2019 yun, pre. 2019 sa presento kami. Sabihin nyo sa magulang ko, nakahanap akong trabaho, huwag nyo sasabihin na huli ako. Wala na, napanood ng nanay niya. Pero angas, oh, fugitive, no? International, ano. Basta huwag kayong gagawa ng kalokohan na ikakakulong nyo sa ibang bansa. Yeah, tag ina. Sila nadawit lang din naman eh. Ha? Parang nadawit lang naman sila. At buti, may kakilala din. Eh kung wala. Buti na lang, may strong connection. Pero shout out sa'yo, Kuya Ron, dahil malaki. Shout out, Kuya Ron. Shout out, Kuya Ron. Ako si Don Garcia. Salamat sa hospitality mo dyan. Yeah. Anyway. Hindi nyo kasi nakita yung bilyonaryong nakameeting namin ni Frank eh, tol eh. Yung unit niya, tol, magkano yung unit niya, tol? 2 billion NT. Eh, oh, 2 billion pesos. Pesos. Unit, hindi siya bahay. 4 bedroom, 150 square na condo. 1 billion pesos. Ay, sorry, 2 billion pesos. 1 billion NT. Ha? Oh, basically yun talaga ang pakay namin, mag-meeting kami noon. Total kakaiba yun. So nung dumating siya, damn, Chinese billionaire. Sorry, oh, Taiwanese billionaire. Taiwanese. Oh, nung dumating siya, tayo na plain na gray na t-shirt, plain na gray. Wala siyang bodyguard. Ha? Wala. Damn. Yung ano, asawa niya. Plain na dark gray na t-shirt, plain na light gray na shorts, naka-chinelas. Hindi, naka all black na rubber shoes. Naku, rubber shoes ba siya nun? Ultra Boost, di ko makakalimutan. Ah, okay. Plain na yung salamin. Silver. Na parang yung sample lang, yung kinuha na. Ito na sa akin. Reading glass. Oo, ganun. Plain sa lahat ng plain. Walang bling-bling, wala ganun. Buhok. Pero, ha? Buhok niya, yung katulad ng lahat. Plain din. Basic na gupit. Oo, parang basic. Copy-paste ng lahat ng buhok. Ganun. Pero ganun yung unit niya, 2 billion pesos. Mm. So yun, nag-meeting kami doon, ganyan-ganyan. Siyempre, hindi namin siya naintindihan. Pero may translator kami. Pero ano naman, naka-close deal din kami. Mm-hmm. Pero yun nga, pagtingin ko sa kanya, takinan to, parang, kaya to siya sobrang yaman, parang nag-concentrate lang siya sa pera at wala nang ibang department. Parang ganun. Wala na siyang pakialam, swag. Wala na yan. Wala na, no? Pera lang. Parang ganun yun ang ano sa akin. Kaya, so positive ba yun o negative?
Depende siguro sa ako ayoko. Sa goals yun. Mo. Oh, depende sa goals mo 'yun. Siya siguro gusto niya 'yun. Ako ayoko 'yun eh. Kasi gusto ko may swag pa rin ako, sayang naman. Kasi pag may pera ka at may swag ka pa, ano, parang aso wala siyang kahit naka-plane lang siya ko hindi siya hindi malakas dating niya ganun. Wala, hindi mo mararamdaman yung energy niya, hindi mo mararamdaman pagpasok niya ng room. 'Di ba? Yung ibang tao pagpasok mo ng room, kahit di ka nakatingin, parang commanding. Parang minaramdaman kang may dumating na somebody ah. Gets. Yung sa kanya wala, like dumating lang siya ganun. Ni Hauma, parang ganun. Pero baka ganun nga kasi yung gusto niya. Yeah, yeah. Oh, mukha low key lang talaga siya, low. Ano lang siya, chillionaire lang siya. Chillionaire ganun. Pero grabe no, grabing 2 billion niya. Ano kaya meron doon no, tol no? Mahal talaga real estate sa Taipei kasi sobrang liit. Tinignan ko mapakalahati lang siya ng Luzon. So tol, tinama mas maliit siya sa Luzon. So, mas bakit, siya sa Pilipinas. Bakit parang hindi sila magkakilala-kilala doon? What do you mean? What do you mean? Eh parang parang dito, oh, kilala ko si ganyan, kilala ko si ganyan. Kumbaga sa liit ng Maynila, di ba? Parang kilala mo to, kilala mo yan. Tingin ko kasi sa kanila, tol, puro family-oriented ang Inchiki. Tignan mo sila, ang business partners nila, bayaw ko. Bayaw ni ganito, asawa ko. Family tayo. You know, family muna sa kanila talaga. Like literally blood. Yung asawa, kahit bawa, kapatid kita, tas yung asawa mo, kasama ka na rin. Oo, oo, oo. Di ba? So yun muna. Immediate family muna yung pinapaikot nila. Kaya siguro hindi yung network nila, hindi parang dito na tropa mo si mayor dyan. Gets. Kilala ko si congressman dito. Tropa ko si ganyan, tropa ko si ganyan. Kasi oo nga, no? Mas family sila. Mas family. Oh. Kumbaga, ang Pinoy, oh, family tayo, family oriented din. Pero mas pa ang, ano, sa tingin mas. Ko lang sa Chinese. Ah. Kasi maski yung mga Chinese sa Pilipinas, di ba ganun din? Feeling ko yung pagka family oriented nila, business related. Eh. Business din. Sa atin family oriented, pagdating sa trip. Ah, tama. Diba? Karaoke tayo. Bakasyon tayo. Oh, mas maganda, mas okay yung sa kanila. Actually, ina-adapt ko yung ganong kultura. Eh. Na ang trip nyo ng family nyo magnegosyo. Yeah, yeah, yeah. Diba? Kasi una-una yung trust pa lang meron na eh. Mm-hmm. Totoo. Diba? Kamag-anak mo yan eh. Blood mo yan eh. So most likely, mas may tiwala ka sa kanya kaysa sa ibang tao. Usually kasi sinasabi, don't build with your family. Hindi totoo yun. Sinasabi nun? Maraming ganong turo na mahirap makipag-negosyo sa pamilya at kaibigan. Lagi naririnig yan, di ba? Pero based on research to, lahat ng mga pinakamalalaking companies, tignan mo ang Fortune 500, family-owned. Family-run. Pero mga mayayaman dito. Pag sa lending, hindi pasok yun. Mga mayayaman dito, C. Oh, sino ba mayayaman? C, 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 C. Wala namang Enriquez dun. Inchik rin man yata yun sila. C, oh, Inchik. Feeling ko connected siya sa... Si Mike Enriquez na matay, no? Wala lang. Random lang. Excuse me po. Feeling ko connected siya kanina dun sa sinasabi niya na mind your own business. Oh, family lang, no? Parang ganun. Diba? Kaya sila hindi magkakakilala. Family. Ah, diba yung sinasabi mo kanina, yung vibe na sa Japanese, diba? Correct, yung huwag mo silang titignan. Alam mo, ang sitigas din kung disadvantage din, pagka pamilya mo yung kanegosyo mo, hindi mo pwedeng saktan eh. Ayun pa. Ayun. Pwede kamali siya. Pero, mas madali pagsabihan. Bawa, kasi kapatid ko. Gusto ka kahirap. Parang ikaw ba? Hindi ba parang, hindi, koy, no? Oh, wala namang magagawa yan sa akin dahil kamag-anak ako. Sa mga, hindi, sa mga negosyong napagdaanan namin ni Koy, parang yun yung lesson sa, last, sa atin lagi na pag huwag ka mag-anak, Koy, no? Huwag ka mag-anak, huwag ka kilala. Oh, baka maling negosyo lang yun niya. Ha? Baka maling negosyo lang yun na anuhan nyo. Ewan ko, hindi mo ka pwedeng bumiolence ba? Baga wala sila takot sa violence mo. Sa akin, mas baliktad. De, kunyari, kasi siyempre, pag staff ko, mas withheld ako, mas professional ako. Pag kapatid ko, all out. Kasi hindi, tropa naman kami ng kapatid ko. Wala nga naman biglang pagmumurahin. Hindi ka tulad ng kapatid ko, tayo na, ganito, ganyan. Parang ganun lang kami mag-usap kasi talaga. Pagka-close mo kasi, Frank, may ganito, pwedeng malate. Well, it comes with it. Pero mas pipiliin ko na trustworthy yung tao. Na at the end of the day, may peace of mind ako na tatapusin niya yung kailangan gawin kasi parang family owned. Parang sabi ganun, mo nga, Frank, sino bang pagkakatiwalaan mo? Yung kadugo mo? Yung parang isang taon mo lang nakilala? Oo. At the end of the day, yung pa rin eh. So, may pros and cons. May pros and cons. Minsan depende rin sa tao minsan siguro. Minsan hindi mo rin katiwala yung kadugo mo eh. Yun, yung pa. May diba, sabi nga nila, kadugo naman kasi talagang omob eh. Yes, talaga. So, or hindi trustworthy. Diba nga sabi nga nila, ito dalawa ang klase ng pamilya. Yung pamilyang pinanganak ka na nakasama mong pamilya at yung pamilya makikilala mo later on. At sabi nila, minsan ang mas totoong pamilya pa yung makikilala mo later on. So may mga ganung ano ba, nag-guess mo? Factors, no? Parang yan, di ba, may naririnig tayo mga nagpatayan ng magkakamag-anak. Tama. Dahil sa lupa lang. Oh, di ba? Dahil sa lupa, piece of land. Oh, depende pa rin. Alam din, piece of land. Alam mo tol, sa tingin ko ba't minsan nagkakaaway sila ng ganun? Basta minsan kasi naiisip ko, tayo na magkapatid kayo.
Magkakabawang kayo. Kakabarilan kayo. Oo, dahil sa lupa. Di mo ma-imagine sa kapatid mo eh, no? Sa akin, di ko ma-imagine. Diba? Ako, pero lalo na sa'yo ko eh, talaga. Parang naisip ko lang, kasi baka, parang ako kasi ha, kunyari tayo magkapatid, mag-aagawa tayo sa lupa. Dahil sobrang tiwala ako na, di sa'yo na yan, gagawa ako ng pera ko. Yeah. Dahil feeling ko may tiwala ako na makakagawa ako ng pera ko, kaya hindi ako masyado. Makikipag-agawan. Oo, uh-huh, pero pag yung parang wala ka namang ibang alam, no way. Habol na naman. Lang ang choice nila. Habol na talaga, di ba? Kasi may mga ganyan din kaming issues sa mga iba-ibang kamag-anak eh. Pero para sa amin, makagawa tayo ng pera. Sa inyo na yung lupa na yan, putang ina. Eh, ganun yun. Tingin ko nung babalik siya dun sa sinabi kanina ni nung Frank Lami na kumbaga kung ano yung pinoportrayin ng TV. Baga ganun din yung nangyayari. Ah, so kaya mag-aagawan din ng mga lupa-lupa. Nakikita nila sa teleserye yun. Nila, so ganun silang klaseng tao. Ano? Baka sa Taiwan, ang pinapakita, business-oriented families. Baka ganun ang telenovela. Yung teleserye nila. Sa bagay. Tapos dito laging ang kwento, agawan ng lupa and everything. So yun tuloy maiisip siguro ng mga regular people na mag-aagawan kami ng lupa. May pamana, hindi namin paghahatian kasi napanood ko, nag-aagawan dapat sa akin. Totoo, napoprogram sila. Yun yung cellphone noon, TV. Yeah. Kaya nga minsan pag nakakita ako ng mga influencer or mga sikat sa social media na parang kunyari yung mga sa mga yung mga streamers sa States na pinapanood mga bata ngayon, sa mga lalaki sila. Napapansin ko sa kanila, mahilig silang sumigaw. Parang yo, ganun-ganun sila, di ba? Oo. Tapos madali silang magalit, papakita nila sa stream na madali silang magalit. So ngayon, pag napapanood ng bata, parang, ah, pwede pala, okay lang pala maging ganyan. Normal pala yun. Di ba? Isipin mo, sinistream nga niya sa libo-libo eh. Oh. O, di ba? Normal yan. Oh, makita ng bata, sisigaw-sigaw kang ganyan. Kasi para sa akin, hindi G pag sumisigaw-sigaw ka, lalaki ka, so sumisigaw-sigaw ka, parang hindi G. Di ba? Pero nakikita ng lahat yun. Yung iba, parang kunyari, dito sa Pilipinas, parang normal yung mangbabash kayo ng mangbabash. Yung mga ibang influencer, mangbabash sila ng ibang influencer. Oh, yung nga, minsan nga, yun yung hassle nila. Yung mag-aaway sila. Yung mag-aaway sila. Yung magpuputakan sila sa internet, sa TikTok o anuman. Right. So nakikita ngayon ng ibang bata. So isipin nila, oh, okay lang pala yan. Siyempre, lalaki yung nakikita nila. Pwede pala magputak-putak ang lalaki. Di magpuputak-putak din sila, di ba? Mm-hmm. Pero para sa akin, parang, hindi, G, lalaki ka, nagpuputak-putak ka. Di ba? Parang hindi. Sa panahon namin, ganun ha. Pag lalaki ka, nakikipag-aaway ka, lalo na sa salita-salita sa internet. Parang hindi G, di ba? Wala namang cellphone dati. Hmm? Wala namang cellphone dati. Tol, kahit nga nung wala pang cellphone, kuyari sa streets lang dati, pag yung lalaki ka, may kaaway ka, tapos puputak-putak kang ganun, hindi G. Oh, dapat doon sa kaaway mo sabihin mo. Ha? Or nga, kuyari, magkaaway nga kayo. Ay, pero nagpuputak ka lang. Magpuputakan kayo, parang hindi nga G. Ang G yung mag-uusap kayo ng maayos. Or mag-square allegro kayo. Lagi nga doon kung sino yung maputak, yun yung nababalatan. Oh. Oh, di ba? 30 na ano? Ano? 30? Bilang ah. 30 yun. Laging bilang yun. 30 yun lagi. So, yun ang... Bago masapak yun. No? 30 ka muna. Tol, ilang bang segment tayo? Apat? Pag slap install. So, pangatlo na to. Okay. Magtanong muna tayo, magbasa tayo ng mga tanong mula sa ano. Ito mga tanong na to, natatanong nila sa akin to sa free Telegram group ko. Yeah. Makikita niyo yung link noon sa bio ko ng Instagram. Alright? Para makapasok kayo doon. Okay, may nagtanong dito. Yung right circle ba ay binibuild o hinahanap or kusang darating yung right people if you're focusing on your shit? Tanong ni L. E-L. Yung right circle ba ay binibuild o hinahanap? I think sarili yung binibuild. So binibuild siya, no? Oh, pero sarili ang sarili ang i-build no? Para ma-attract mo yung gusto mo. Di ba napag-usapan nga natin to noon na kaya rin talaga tayo nagtatrabaho para makasama natin yung mga gusto nating makasama sa buhay. Tama, diba? Tama. Kung may gusto kang tropang lalaki na naka-Ferrari, eh, at least kailangan ng Lamborghini o Ferrari ka man lang din para worth it ng oras na makipag-hangout sa'yo. Yeah, di ba? Yeah. Or ikaw lang magtitake sa kanya, which is not a good relationship. Always, so, diba? Always add value nga eh. Oh, so kung gusto mo ng mataas value kasama mo, kailangan high value ka din. So basically, you have to build yourself up. Then, yung circle, pwedeng i-build din, pwedeng hanapin din, pwedeng kusang dumating sa'yo. Whichever pwedeng way. Pwedeng hanapin din. Pwede ba tayo? Naghahanap din naman tayo, di ba? Kasi nga, ang hirap humanap ng mga katulad natin eh. So parang ako, naghanap ako ng mga katulad ko, parang ganun, for the longest time. Gusto ko yung katulad ko. Sabi nga ni Koy, progress, not perfection.
Sabi ko? Lagi ko tinatanda mga sinasabi mo. Oh, oh. Idol kasi ito eh. Wala na, nakalimutan niya. Balik, balik mo na yung 10K ko. Sabi rin, sabi ko? Tol, totoo to kasi, yung kusang darating, pwede rin yun, kusang darating. Pwede rin. Like, kasi kung yung mamamagnet mo siya yun. Oh, mamamagnet mo. Kasi yun nga eh, same feathers flock together. Diba? Kaya minsan pag nakakita ako ng, kunyari, nakakita ako ng hater ko, mapapansin ko, hater ko to ah. Mapapansin ko rin yung buong tropahan nila, haters hater din. Yes. Kahit hindi ko hater, pero haters yung tropahan nila. Tol, yes. Pati nga itsura eh, pansinin mo. Oo, tol. May, alam mo, may theory ako dyan eh. Hindi kay SpongeBob to ah. Pero na... Ano kay SpongeBob? Meron lang talagang DNA pool yung mga tao eh. Kaya maraming DNA taong pool. Magkakamuka at magkakaugali. Yeah. So most likely, mga kinapi face. Oh, kung magkakamukha sila, magkakaugali sila at kung may grupong ayaw sa iyo, hindi kayo tugma ng frequency, malamang magkakaugali kasi sila. Wait, anong sinasabi mo? Baka mukha ko 'tong mga 'to. Dog. Hindi, hindi mo nga sila kamukha kasi hindi kamukha. Against nga sila sa iyo. Hindi ito sila ba? Yan kamukha ko. Pwede naman ah. Para lang magkakamukha kalbo lang. Alam mo naman 2 joints pag nakita mo, 'di ba? Oh. Magkakisa may pa. Tingnan mo DNA, oh, 'di ba? Parang isang DNA, parang good vibes yung tingnan mo yung mata. Mm. Yung shape ng lips may connection din daw sa ugali eh. Pati yung shape ng mata pag drooping na pag ganun tsaka yung labi niya pag ganun most likely malungkot yung childhood niya. Wait. Yeah. Kapag ang tao maraming wrinkles dito sa mata, tingnan mo to si Ay, tingnan mo ikaw, tingnan mo pare pag tingnan mo kasi lagi nakangiti. Hindi, baliw lang yan eh. Oh, yun nga. Well, baliw ka din eh. Oh, tama diba? Baliw din naman tayo lahat dito eh. At tanggap natin yun, diba? And that's beautiful. Baliw. Same feathers flock together talaga, tol. Oh, tingnan mo, diba, nakangiti nga sila palagi eh, di ba? Parang DNA. Tol, lalo na sa mga rappers, pag mayroong grupuhan na rappers na ano hater, buong tropahan talaga nila hater eh, no? Parang, tangin lang itong mga to, no? Tol, alam mo, tanong ko. Tayo lang ito, sopo to. may tanong ako. Alam ba ng hater na hater sila? Hindi ko. Alam mo, hindi ko alam mo. Alam yun? Koy, ang alam nila, ano, tama sila at kinokorek ka. Ha? Ganun sa mata nila yun. Kasi tayo hindi pa natin na-feel namang hate eh. Yeah. Oo, oh, wala sa atin yung ganun eh, no? Try natin. Try natin. Ano, game? Try natin. Ang pangit sa feeling tara. Nun, no? Parang ang dark nun eh. Oo, oh, hindi trip lang. Parang dark. Kahit nga imaginin mo, hindi ko ma-imagine na ganun eh. Sa tingin mo, ano ba, hindi alam ng hater na hater sila? Baka sa tingin mo, Jay. Sa tingin mo, Jay. Tingin ko hindi rin talaga nila alam. Nila kasi alam? Nga, ang alam nila, tama sila eh. Fuck. Damn, tama. Kaya mo, oy, mali ka, oy, kasi. Napaisip pa ako dun, ha. Hindi nila, kumbaga, hindi nila alam na hindi yun cool, ganun. Ay, no. Ang cool dun, tinatama ka eh. What the fuck, dog? Hirap tingin ko lang, wala talaga silang logic eh. The real shit. Emotions, no? Puro na. Kung ano yung totoo sa pakiramdam nila. Sabihin so parang babae lang din sila. Tol, alam mo, kung sasabihin lang ng mga babae na nato-turn off kami sa mga hater, feeling ko walang mag-hate eh. Walang nakakaalam eh. Hindi alam ng mga lalaki yun. So feeling nila nakaka-turn on yung hate? Kasi ganito ha, sa ibang mga lalaki ha, sa tingin nila, na pag inaaway kita, Astig yun. Kasi yeah, nakaaway ako eh. Lalo na makikunyari sa harap na ibang babae. Iba, pasikat pa. Pasikat. Yung makakaranas kayo ng gano'n at tatry kang awayin ng lalaki. Sa harap ng babae. Kasi sa tingin niya, may elib yung babae sa kanya dahil nang-aaway siya eh. Right. Diba? Kahit naman di darig, kahit naman yung sa ano lang eh. Oh. Papasikat ako sa babae ko, makaawain ko to siya. Di kaya ba? Nga eh. Kahit pero, high school, ganun naman yung trip eh. Pero hindi yun ang case eh. Hindi, sa tingin ko, walang babae na nababasa sa hater eh. Totoo. Kasing hater, doll. Diba? Kasi kadalasan, kuyari, yung hater, kaya niya hini-hate tong isang tao dahil mas mataas tong isang tao. Tama. Eh, most right? Likely, oh, so insecurity. Ang babae, pag nakita niya na nag-hate ka, ibig sabihin, mas mataas tong hini-hate mo. Yeah. Correct. Diba? Di nila gets yun, kuy. Hate ha? Never comes from above. Yeah. Laging sa baba always nang gagaling ang hate. Okay, tandaan nyo yun ha. Break muna kami. Mga support kasi kayo eh. 3 years. Okay, go. So last na to. Last na. Last na. Okay. Masayang usapan. Okay, mag-ano tayo ng mga tanong. Yeah. Okay, tanong ni Errol Velasquez. Paano i-handle ang pressure na galing sa magulang?
Yeah. Paano i-handle ng pressure na ganyan? Ako muna yan pwede. Paano i-handle? Kasi galing ako. Family oriented din ako. Go, go, go. Pre, wag nyo ito. Lasing ka na nga. Tinutulak mo na yung mesa, pre. Tutumba-tumba na yung ano. Itayo nyo naman yung... Hubog ah. Wala naman yung nagtayo. Wala nagtayo. Wala nakakita. Harap nila ako. Pre, di nyo. Di nyo wala yung tili. Lasing yun, no? Pre, ganun yung wala. Lasing na tinutulak na yung mesa. Babasa pa yung ano. Wala, 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 wala. Ay, ina mo si AC. Okay, sige na. Share mo na yung ano mo. Insights. Okay, para ma-handle. Tingin ko huwag mo lang i-handle, pre. Ihan mo lang sila. Hindi, totoo yan. Totoo. Eh kasi kung ginawa mo naman yung... Tignan mo, kagaya ko dati. Di pa ako, wala pa akong negosyo in all. Nagtatrabaho ko, sinunod ko sila. Di that nag-dota ka, pre. Parang di mo masaya eh. Nung sinunod mo sila? Oo, sinunod ko sila. Parang, tangin, hindi naman eh. Ngayon, nung nag-negosyo ako, okay na... Wala man sila masabi ah. The end of the day, wala talaga sila masasabi kasi ang ano naman nila, mapabuti ka lang eh. Yun. Good. Di naka-level 1 lang eh, pero pag nakita nila yung level 5 mo na, tangina, okay, mas mabuti pa pala to ah. Hindi, mas magigets nila yun. Kumbaga, good intention naman sila. Good intention, no? Yung naman talaga. Yung pressure nilang yun, ayaw ko lang nilang ano. Pressure. Koy, good intention diamonds naman sila, kaso hindi nila alam yung way nila ngayon, hindi na applicable. Pwede rin, pwede rin. Pero para sa akin, kung hindi mo iintindihin yung pressure ng magulang mo, hindi ko ba natatamaan dyan sa camera? Kung hindi mo iintindihin yung pressure ng magulang mo, sign na yon na man ka na eh. Yeah. Pag iniintindi po man pasyado yun, boy ka pa rin. So, darating rin sa point na maano yung magulang mo na hindi na talaga natin siya hawak sa liig. Magsawa na rin sila at hayaan ka na lang nila eh, nag-guess mo. So, pwedeng pag na ganun, pag ganun na yung tingin nila sa iyo, man ka na sa mata nila ngayon. O, mawawala na yung pressure pag dumating yung panahon na yun. Yes, may sariling at, galaw ka din, na basically. Oo, kasi pag may pressure din sila minsan kasi tatanga-tanga ka talaga eh. Yes. Oh, yun, kaya natatakot silang mapahama kasi tanga-tanga ka eh. So kailangan ka nila i-pressure. O gawin mo to kasi mali yung ginagawa mo eh. Yeah. Pero pag oras nakita nila na medyo tama na yung ginagawa niya, mawawala yung pressure na yun. Yeah, tama. Oh, totoo yun, totoo yun. Kasi dati ganun din sila nanay, word sila sa akin kasi nakikita nila ako nagkakamali, mali-mali. Ang tagal kong nagkakamali talaga lagi. So sa tingin nila sa akin, hindi ako tama talaga, di ba? Pero nung tumagal na, nakikita nila, kaya naman ni Kuy-Kuy talaga yan. Hindi naman siya, hindi naman siya nagugutom, no? Mag-isa na siya. Oh, hindi siya napahamak. Oh. Pero isipin mo ha, ang isip nila nanay sa akin dati at nila tatay, may madali akong, ay, makukulong ako, or alam mo yun, drug addict, parang ganun ba? Bad influence. Bad influence, oh. Pero hanggang ngayon, wala akong record. Kumbaga yeah, nakita siguro nila, tangina, walang lamat yung record na itong anak ko, di ba? Ang kailangan lang talaga nila makita na kaya mo na. Yun. Yeah, lang talaga yun. Na. Kasi yung isipin mo, laki mo kayang investment. Oo nga, invest ilan. Ay, nine months ka nga na sa loob ng tiyan eh. Puta, tagal na investment ko na. Di ba? Oo, kaya ayaw ka nilang mapahamak. Oo, no? Tagal kang ginastusan eh. Isipin mo yun. Nine months, wala siyang pakinabang sa'yo. Pinahirapan mo pa yung nanay mo maglakad. Bigat na bigat pa siya sa'yo. Tapos, papahama ka lang. Sila naman ang gusto dun ah. Ginusto Bang nila yun eh. Di ba? Iniling ko ba na buhay na ano? Ilabas niyo ako. Oo. Sila gumawa sa akin eh. Sa bagay. Point ka rin. Pero kaya ganun yung nararamdaman nila. Yes. Pero yeah, ang gawin mo lang, huwag mo lang pansinin. Yeah, mo lang, no? Pero ayusin mo sarili mo habang... O baka naman nasa kwarto lang siya, hindi niya pinapansin. Hindi niya pinapansin. Naglalaro lang siya ng games niya doon eh. Hindi niya pinapansin. Huwag pala pansinin eh. Sabi ni Kuy-Kuy, huwag pansinin eh. Hindi yan. Pressureless. O, kumbaga pressureless. Lupitan mo yung magulang mo. Lupitan mo. Oh ganun. Tama. Okay. Gagi, isa yan sa mga unang ano sa atin, Kuy. Test. Okay, tanong ni Warren Jibril. Paano kumalimot ng babae ng mabilisan? So, kunyari, after breakup, kunyari ganun, parang mabilis mong... Palitan! Hindi naman ganun kadali rin talaga. Para sa normal, ha? Normal na tao, ha? Paano niya malilimutan? Nang mabilisan. Focus ka sa goal. Focus sa goal, isa rin yun. Maging busy ka sa sarili mo at sa kapaligiran mo. Ganun. Isa rin yun. Pero maaalala mo pa rin, eh. Yun nga, eh. Babae lang din talaga makakapalit dun para sa akin. Para sa akin. Alam mo totoo, pag napalitan na ng isang yung babae. Ang bilis lang talaga, eh, promise. Fuck that. Promise wala talaga, na. Promise. Pag may bago ka agad. Yun nga, point niya, point ibang babae. Ang bago agad yun. O, makipag-break yeah sa'yo ngayong agad gabi. O, mag-message ka dun sa dati mong, sa o kung sinong kalandian mo ngayon, papuntay mo sa bahay mo, malala mo pa yung ex mo. Wala na yun. Palitan mo agad. Palitan mo agad. De, alam mo to, sa tingin ko, yung mga ibang lalaki na
natatakot sila na mawala yung babae nila. Kasi hindi wala sila sa level na may options. Confident sila na makakuha ng bago ba? Yun. Malaking sa, fear tanga. Para sa mga kari ako, pero may mawawalang babae sa akin. Minsan na-excite pa ako kasi may bago. Bagong babae, yeah. Mga bagong babae, bago na naman. 'Di ba? Bago na naman, 'di ba? Parang bagong story na naman, ganun, 'di ba? Sa lalaki ganun din, eh, no? Okay, pwedeng ganun, pero pag kuwari babae ka, kasi may excite ka sa bagong lalaki, parang mali eh. Totoo 'yan. Bagong lalaki na naman, parang dagdag na yung body count mo, right. 'Di ba? Na damage na babae na yung record mo. May nakita akong podcast ng mga babae, pinag-uusapan nila 'yan eh, na hindi naman daw talaga fun magkaroon ng bagong relationship kasi ulit na naman daw magkukuwento ka na naman, get to know each other na naman, may bagong didikit na naman na balat sa iyo. Bagong adjustment. Oh, pero sa atin masaya 'yun ah. Kwento na naman, may bagong lalaki, didikit na balat. Kaya nga, masaya, 'di ba? Sa babae nga hindi daw. Sila rin mismo nagsasabi, parang aminado sila na nararamdaman nila bumababa yung value nila kasi bago na namang gagamit sa kanila, parang ganoon. Oh, sa mata lalo ng society, marami kang lalaki, minus correct points, 'di ba? Kaya hindi exciting 'yun. So, ako ang advice ko lang sa inyo na gustong maka-move on, mag-break na kayong babae. Ma-excite kayo sa bagong babae. Mm-hmm. Yun, ma-excite kayo dun. Di ba? Mm-hmm. Parang, bago. Tsaka, pansinin nyo kung gaano ka konti na lang yung ginagastos nyo ngayon. Mm-hmm. Tsaka, mula nang nawala yung girlfriend mo. Oras at pera. Yun, diba? Oh. Kumain ka sa labas, tingnan mo yung bill mo, mararamdam mo agad na, wow, ito pala ang single? Ang mura ang bill ko, ha? Di ba? Tangina, dessert niya. Dati hindi ka makaano ng dessert eh, dahil may girlfriend kang kasama eh, no? Ito patol. Di ba, no? Pag nakipag-break sa'yo yung babae, most like, oh, let's say, 1-2 years na kayo, tumalino ka na nun eh. Yeah. So yung makukuha mong babae, for sure, mas malupit na dun sa ex mo eh. Hindi ka ba na-excite dun? Di ba, yun na. Hindi ka ba na-excite dun? Na makakuha ng mas maayos dun sa... Hindi, yun talaga, hindi. Ma-excite ka kasi tinatanggal lang ni God yung problema sa buhay mo pag gano'n. Totoo. Yeah. So yun nga sabi, hindi ka naman nawalan ng babae, nawalan ka ng problema, di ba? Ganun mo na lang siya tignan. Oh, ma-excite kayo. Tsaka, masarap nga eh. Isip mo, single ka ulit. Like, sure. Mo, wala nang, pwede ka nang huwag umuwi. Oh, di ba? Para sa mga normal na ano to ha, normal na human beings, yung advice kong to. Okay, tapos na tayo doon. Natuto na sila paano madaling makalimot babae. Ay, tsaka kunyari, ano, imagine nyo ring patay na sila. Mm. Tsaka block nila, parang hindi na. Dark nun. Iba-block? Huwag mo i-block. Ipakita mo sa kanya yung success mo, di ba? No? Yeah. Makita niya may bago ka ulit na chick. Oh, di ba? Pero di, may napanood ko kasi dati yun eh. Parang sa internet yun eh. Parang, patay na siya. Parang yun ang advice niya sa tropa niyang, ano iniwan, ba? Ganun. Oh, sabi niya, imagine mong patay na siya. Wala na yun. O yun. Teka. Okay, anong nagpapatuyo sa pusi ng babae bukod sa pagiging simp? Tanong ni King Henry Rosario. Ano-ano ang mga nakakapagpatuyo ng pusi ng babae bukod sa pagiging simp? Pag masyado kang reactive. Okay, sa explain lahat, further. Pag lahat ng bagay nagre-react ka. Totoo yeah. Yun, son. So like, simpleng problema, magre-react ka. Simpleng ganitong concern, magre-react ka. So, kahit opposite, like, may magandang nangyari, magre-react ka ng sobra, like, alam mo yun. Anything na masyado kang reactive, parang tingin ko ayaw nila yun. Kasi meaning, di mo nakokontrol ng emotions mo. Pag nakita mo lang ang ginagawa ko, yun. Sa pa yun. Lalo na kung masipag yung babae. Yeah. Diba? Kahit ka lang, wait. Pag nakita mo wala kang ginagawa. Or parang wala ka man lang mission o ano. Ewan ko eh. Hindi, baka walang ginagawa tapos mahirap ka pa. Kasi kung wala kang ginagawa pero mayamang ka, hindi siya matutuyo. Hindi, ewan ko hanip. Eh. Bakit yung mga ibang ganun? Doon nga nagtataka yung, ha? Doon, ano? Para pag, kumbaga yung parang nagpapahinga, tapos wala pa rin na po-provide, feeling ko doon na siya matutuyo. Hindi, dito nga nagkakaroon ng ano eh, debate. Doon nagtataka yung ibang mga lalaki na hardworking. Kasi biglang papatol yung babae. So walang ginagawang lalaki. Sa nakakulong nga eh. Sa preso nga tol eh. Sa criminal, papatol sila eh. I think depende yan sa babae. Kasi may type ng mga babae, di ba, na ganyan, na gusto nilang mas mataas sila dun sa lalaki para mabibibi nila. Akin lang to. Mas mataas sila dun sa lalaki. Financially. Financially? Hindi about financially na eh. Parang,
Paano ba anuhin yun, ha? Deep shit yan, Koy. Deep ha? Shit yan. Nagigets ko yung sinasabi mo, pero deep shit yan. Di ba, ano, parang doon pa nila, gusto pa nila yung tag life na walang ginagawa doon. Hindi, nasa kasi yun, kunyari yun, tag life, kasi wala siyang ginagawa. Pero alam ko na, alam ko na. Kasi yun ang babastos sa kanya. Yun nga, oh yun, ganun, di ba? Pero walang ginagawa yun. Ha? Yung tambay, parang ganun. Oh, parang yun ang babastos sa kanya. Kasi eh, yung hardworking ko, hindi siya kayang bastusin eh. Oo, oh, eh yun ang hinihiling niya. Oh. Na, yun, sa ganung sitwasyon. Masyado mo akong nire-respeto. Ayoko nga yan. Nilalagay mo ako sa taas ba masyado? Ipapa mo naman ako. Diba? I-position mo ba? Oh, in my place. Yun. Sa ganun yun. Kasi yun. Yung tambay po ta, pinuput siya sa place niya eh. Oo, oh, diba? Yun, sayan. Okay. So, ano pa? pag ano tol, madali kang mamproblema. Pwede yun? Yeah. Madali kang mamproblema. Oh, yung nakikita, oh. Natataranta ka agad. Yun. Or kunyari may ano? Hindi, kunyari ganito, tol. Kunyari may lumabas na balita na bagong batas, right? Na ayaw ng lahat. Tapos pinoproblema mo masyado yun. So tingin ko na natin-turn up ang babae dun eh. Kumbaga, ba't pinoproblema yan? Diba? Ano? Pag hindi sila secured sa'yo, tol. Ha? Kunyari hindi secured yung babae sa'yo. O, bakit nga? Ay nga, pag namomroblema ka sa mga shit, parang nakikita nilang namomroblema ka. Natutuyo sila, tol, pag nakita nilang walang respeto sa iyo yung kapwa mo lalaki. Yun. Yun. Isipin mo, batukan yung boyfriend mo, yung tropa niya. Totoo yun. Mas may in-love siya dun sa nang babato. Exactly. Totoo. Gusto ko lang yun. Totoo yan. Kasi babatok din, batukan mo din ako. Parang ang tingin kasi nila dun, tol, mas mapagtatanggol sila nun eh. Yun lang naman talaga yun. Diba? Tama ka doon. Pero pag nakita ng babae na hindi magaganon yung lalaki niya. Oo, syempre. Mas diba? Kampante ka nga naman. Yun, no? Natingin ko rin to, isa pa nakakapagpatuyo ng pusi nila. Pag nakikita nila na yung lalaki nila under ng isang kapwa babae din nila. Kunyari, gets. Right? Tama, kunyari, ganito. Meron kang isang babae na patay ka. Mm-hmm. Yeah. Habol na habol ka. Right? Sa mata nila, kapwa babae ko lang to eh. Or, tol, kung nanay mo ang nagpapatakbo ng buhay mo, nakaka-turn off din yun sa ibang babae. Kasi sa isip nila, kapwa babae ko lang din naman to. Oh, basically, pag napapagalaw ka ng babae. Yun nga, basically, diba? Pag napapagalaw ka ng ibang babae. Mama mo man, tita mo man, ex mo man, type mo man, basta babae napapagalaw ka. Feeling nila, kasi gets ng babae na physically mahina siya. Subconsciously yes. Nangyayari to eh, di ba? Yes. Alam niya, physically inferior siya sa'yo, ganun-ganun. Tapos susunod ka sa kapwa ko. Yeah. What? Bakit? Yeah, yeah, yeah. Diba? Bakit? Kasunod ka nila? Bakit? Oo, oh, parang physically mas capable ka, mentally mas capable ka, everything dapat mas capable ka, lalaki ka eh. Tapos biglang mapapasunod ka nung kagaya ko. Kaya yeah, pag parang respeto sa'yo. Pag parang hindi ka hawak ng mama mo, laking plus points nun sa ibang babae. Kinikilig nga sila kapag narinig nila yung kwentong ikaw ang may hawak sa mama mo. Yeah, napapagalaw mo yung mama mo. Na ikaw ang may nagsusweldo ka sa mama mo. Ikaw ang nagpo-provide sa mama mo. Like, you know, binigyan mo na kotse yung mama mo. Like, wow, lupit na itong lalaking to. Kasi mama nga niya, na-provide niya ako pa. Ano pa? Nakapagpatuyo ng pusi ng babae. Dating ko yung ano, tol, masyado kang masmile. Nice guy syndrome. Oh, yung nice guy ka. Sa lahat ng picture mo, nakaganon ka. Tol, yung ganyan. Tas, default, no? Default selfie nice lahat, guy. Yung selfie lahat ng picture mo, ganun. Tas, yung ganun, dog. Kailangan mean mag lang. El Nino. Putang ina, dry cooker. Kailangan yan, nakaka-dry. El Nino. Masusugatan, edits. Alam mo, sa tingin mo, sa tingin ko ang science doon kung bakit natutuyo sila sa parang smiley-smiley na lalaki. Kasi, sa ano to la sa unggoy na mundo, yung mga unggoy na parang lagi naka yung ganun, yung nakabuka yung bibig, may yung mahina. Parang yun, parang sinasabi ng unggoy na yo, hindi ako violent, hindi ako violent. Defense mechanism. O hindi ako violent eh. Ganun. So ngayon pag parang ganun ka din na parang ikaw si lalo na yung mga nagpi-picture na kagayan. Alam mo yung ganun, yung mga picture nila, lagi nakabuka yung bibig nila. Para susubo ah. Fake laugh. Parang, kumbaga, parang pinapakita mong, yo, hindi ako violente. Harmless ako, yun pala. Right. Harmless ako. Yung mga nag-over. Doon matutuyo sila sa lalaking, harmless eh. Hindi mo naman kailangan na mang-harm ka ng tao. Yeah. Pero dapat, kaya mo mang-harm. Mukhang pero, ready ka. O kaya mo mang-harm, pero kontrolado mo yun. Correct. Controlled aggression. Yun, controlled mo yun. Kaya gorilla, parang gorilla. You can
destroy anything and peel a banana at the same time. Yo! Yeah. Kita mo naman yung mga ganyan ni Frank. Oh. Numbers and words. Pero kung harmless ka, yun ang nakaka-dry harmless ka, no? Ano pa ba? Pag parang babae ka lang din, pag katulad ka niya, ganun. Pag emotional ka din. Chismoso ka. Chismoso! Yun ang nakakatay, no? Pag chismoso ka, yun. Check niyo yung mga feed niyo. Check niyo yung mga feed niyo, guys. Di ba? Yung mga nanonood, check niyo yung feed niyo. Pag binasa niyo ba yung feed niyo, mukhang chismoso kang Marites lang o mukhang Banji. Kasi minsan hindi nila napapansin yun. May mga nakikita ko na, what? Yung mga post pambabae na. May ano, May? Mga post na masyado ng pambabae, pambabae na. Like, pambabaeng chismoso ka na masyado. Yeah. Masyado ka na nangyayangilam ng business ng ibang tao. Parang, like, chismoso na masyado, bro. Memes lang kasi post, pre. Memes. Memes lang. Memes. Parang mukha ka lang tanga, pero di nila alam. Ang isa pa sa tingin ko, pag masyado kang seryoso din. Oh yeah. Come on. Too boring, bro. Oh, masyado kang boring. Yung kaya kausapin mo siya ng putangin ng crypto. Oh, sabi mo sa babae, ano, hindi, ano may crypto? Ito na babe, magdi-dip na. Yung chart pala, no? Tayo, tuturuan mo siya mag-trade mo, ganun-ganun ba, no? Ilangan funny at maangas. Sa tingin ko nga sa akin to lang, ang, kung may babae ka sa perimeter mo, magpakabata ka ulit. Yeah. Sa tingin ko nga, ang pinakamagandang technique sa mga hindi nakakaintindi nito, punta kang playground, pagmasdan mo yung mga bata. Tapos gayahin mo lang yung galawan nila. Yung interaction nila. Interaction nila. Tapos pag may babae na sa paligid mong ganyan, ilagay mo ulit sa bata na ano ba, parang laro-laro lang lahat. Di ba? Parang ganun yun. Doon sa tingin ko lalabas yung ano nila. Huwag masyadong stiff. Oh, yun tamang word. Huwag ka masyadong stiff. Parang tropa mo lang yung babae. O, kasi iba gusto nilang pakita ang G sila. Oo, oh, oh. Doon naman nagkakamali. Diba? Masyadong matigas sila, di ba? Yung iba naman, ko'y gusto, kantot agad. Yung iba naman, masyado namang comedy lang. Masyadong parang pang like friend zone na agad. O, para papuntang friend zone. So, tingin ko, balance dapat na kaya mong umistiff. Pero bigla. Timing, kumbaga. Timing, alam mo kung kailan ka ta-timing na comedy ka. Alam mo kung ta-timing kung kailan kalma. Or nakikita nila na pag war mode ka, stiff ka. Yun. Pero business pagdating sa kanila, bilang ano ka, bata ka ulit, di ba? Ano? Kukulit-kulitin mo lang siya. Correct. Yun, sa tingin, yun ang tamang ano dun. Ano pa? Ano pang ibang nakakatuyo ng pusi ng babae? Pag magkukwento ka ng ano mo, problema mo. Yan. No, pag magkukwento ka ng problema mo. Solve mo na lang. Iyak ka sa harapan niya, mga ganong shit. Anything yun. Emotional, no? Hindi ka na pumaporma. Tanga, hindi ka naririnig ko. Alam mo, naririnig. Ano pa? Okay. Meron pa ba tayong time? Okay, meron isang pa, tanong meron pa ko. Meron pa. Okay. Oh, maganda tong tanong ni Jace. Maganda tong tanong ni Jace. Kung tama ang treatment mo sa babae, ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit sila umaalis sa empire mo? Tama yung treatment mo, ha? Di mo na time ko, eh. Ha? Di mo na turn. Pwede. Ano na? May narinig akong masagot mula sa babae. Babae na raw ang problema doon. Babae na ang problema? Pwede rin yun. Kasi tama naman treatment mo. Yan ang problema sa'yo. May nagsabi nga, Tol, na itrato mo ng mali yung babae, pwede siyang umalis sa'yo. Itrato mo ng tama yung babae, pwede rin siyang umalis sa'yo. Pero kahit anong mangyari, itrato mo pa rin siya ng tama. Yeah. At least kinuha mo pa rin yung tama, di ba? Yep. Ngayon, kung umalis na siya sa'yo, at tinrato mo siya ng tama, umalis pa rin siya, well, problema niya na yun. Di ba? Good luck sa paghahanap ng bago magtatrato sa'yo ng tama. Yun ang sa tingin ko. Yep. So, yun ang sa tingin ko. Choice nila yun. Ha? Choice nila yun. Choice nila yun na umalis sila, no? Yes. Basta clear ka na nagawa mo yung tama. Oh, yung wala silang masasabing ano sa'yo, no? Wala silang masasabi sa'yo. Oh. Hindi na ikaw yun. Yun ang ano, masarap sa pakiramdam nga yun eh. Na alam mo na walang masasabi sa'yo. Wala silang masasabing. Oh, sige nga, magsabi ka nga nung pagkamaltrato ko sa'yo. Wala kang masasabi. So ngayon, bandang huli lalabas, sabihin, tong ino baby girl, ikaw pala yung... Ba't ka umalis? Para ka palang tanga, no? Di ba, no? May personal struggle din sila. Oo, may mga ganun sila, no? Hindi pa siya ready sa katulad mo. Yeah. Tol, alam mo, maraming ganun. Totoo yan, Tol. Pwedeng hindi sila ready. Kasi dati nakaranas ako, Tol, ha, na yung babae, wala namang problema nung medyo fucked up pa yung level ko.
Pero pag umaangat yung level ko na medyo gumaganda. Mas mahirap nga eh. Ayaw nila dun? Kasi oo, intimidating. Bro, may nagsabi na sa akin na babae, diniretso niya talaga na. Na yun na nga, parang sinabi niya dun sa kaibigan ko, ang hirap kasama ni Frank. Kailangan malinis ako palagi. Kailangan pagkagising ko magsipilyo na ako. Nakasama ko siya matulog in everything. So, nag-travel kami parang ganun. So nalaman niya kung paano ako. Yeah. So parang nahirapan siya. So hindi ko pala kaya. So ibig sabihin lang nung tol, yung babaeng yun, hindi siya para sa iyo. Yun nga, exactly. Yes. Exactly the point. Ano exactly kaya magsipilyo? O, oh, parang ganun. Ayoko nung ganyang babae. Eh, yun nga eh. Magsipilyo exactly, agad. Exactly, exactly. Eh, gusto mo pang patagalin yung tinga dyan sa... yung ano yun, malunggay dyan sa ngipin mo. Gusto mo pang patagalin? Baka merienda mamaya. Merienda niya yung tinga. Snacks, kumbaga. Yeah? Yeah. Ay, ina mo talaga eh. Kaya minsan huwag kayo malulungkot kapag biglang nireject kayo. Kasi hindi nyo naman din talaga alam eh. Baka mamaya na-intimidate lang pala siya sa'yo. Maganda naman pala yung dahilan. Diba? Kasi minsan na-hurt yung mga lalaki ma-reject eh, tapos ayaw na lang nila i-try. Yeah, yeah. Diba? Minsan, halimbawa, sininzone ka, speechless, sabi nga ni Koy, diba? Speechless minsan speechless yun lang din naman sila eh, diba? Speechless. Hindi ka sinin. Speechless lang sila sa... Palitan nga ng IG yan, no? Palitan natin sa IG. May bago na, may bago na ngayon. Sinin ko lang. Tama, dahil dyan ko, lalakas loob ng mga lalaki ngayon mag-message. Oh. Pero alam mo, Tol, nagtataka nga ako bakit hindi na normal na makipag-usap ngayon. Bakit big deal na masin ka? Bakit? Sa tingin ko, sa tingin mo ba dapat pag nakipag sa personal, lumapit ka sa babae, dapat ba lahat pinansin ka? Meron at meron magsusupla dyan, di ka papansin. That's normal human interaction. O, parang yun ang mimigay lang ng out. Sinin mo ko na hurt yun bawat hindi tumanggap. O, paano na? Hindi, Tol. Ito ang naano ko, Tol. Tol, kaya ka na parang yung ibang lalaki na hurt pag na-reject sila ng babae o ano man, hindi sila pinansin, di ba? Kasi hindi nila alam or wala silang value na nabibigay talaga. Oh, kasi ganito, may nakita ako, Tol, sa Instagram or sa TikTok ata yun. Lalaki siya, may mga hawak siyang maliliit na gold bars. Okay? Nasa New York siya, namimigay ngayon siya ng gold bars sa mga tao. Pero hindi alam ng mga tao na totoong gold yung hawak niya. So sabi niya sa mga tao, hey, here's for you. For you, free, libre lang. Kasi ibang tao hindi tatanggapin. Yung ibang tao tatanggapin. Pag tinanggap ng tao, sabi niya, that's gold. Sabi niya, really? Totoo? Matutuwa yung tao, di ba? Yung mga tao nagre-reject doon, hinahayaan lang niya. Ngayon, sabi niya, kaya ka hindi maaano sa rejection kasi alam mo na may value ka talagang binibigay. Kumbaga para sa iyo, ang tanga mo hindi mo tinanggap gold yung gold bar. Mm-hmm. 'Di ba? Kaya minsan, pag query may babae na parang let's say nagkaroon kami ng interaction tapos parang ayaw niya sa akin. Ang sama ta ko, tanga mo baby girl, parang hindi mo, okay din, 'di ba? Hindi mo alam gold na 'to, 'di ba? 'Yun. Yun ang kaya, magandang ano yun, Tuli, yung napanood kong video na yun. Ang gandang, kaya minsan parang pag nare-reject ka doon, hurt na hurt ka doon, kasi wala ka naman talagang value yung binibigay. Kumbaga, para sa'yo pa, pag pinansin ako ng babae, ikasasaya ko pa. Yeah. Baliktad eh. Kumbaga, dapat ang nasa, ano mo, pag pinansin ako ng babaeng to, gaganda yung buhay niya. Correct. Oh, may lapag akong value eh, di ba? Kasi sila gusto nilang mga babae dahil yun ang ikakakompleto ng buhay nila, yung babae. Baliktad. Dapat balik. Ikaw yung makakompleto nga ng life niya. Kaya hindi ka natatakot pag kahit di ka kausapin ng babae para sa'yo. Kawalan mo, di ba? Balang araw malalaman mo, di ba? Parang ganun ang dating. Yun ang, di ba? Ang ganda ng ano na yun, no? Tol, totoo. Words ko nga sa inyo. Isend ko sa inyo yun, yung video na yun. So, hanggang dito na lang po tayo. To join Life and Style Podcast, ml-la.com, dailyflightglobal.com. Jay, may gusto ko ba sabihin? Yo, abangan nyo yung Pressure Mixtape. Next month na yung darating, September 28th, 9 tracks. Yeah. 9 tracks. Yeah. User.